Marriage is a most honorable estate, created and instituted by God, signifying unto you as the mystical union, which also exists between Christ and the Church, so too may this marriage be adorned by true and abiding love. Ito ang sabi ng pari sa harap ng dalawang taong nagmamahalan. Hanggang sa dumating ang punto na ipinasuot na ang singsing. Jacinta, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang isang nakikita at palagi ang simbolo ng aking pangako na makakasama kita habang ako ay nabubuhay, sabi ni Patricio at sinagot ko naman ito. Patricio, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang simbolo ng pagmamahal ko sa iyo. Maging paalala ito na lagi akong nasa tabi mo at palagi akong magiging tapat na kasama mo. Sa mga sandaling iyon ay halos hindi ako makapaniwala na sa simbahan pala ang patutunguhan ng pagmamahalan na kay tagal naming iniingatan, dahil almost 5 years na kaming magkasintahan ni Patricio. Hanggang sa sinabi ng pari ang mga salitang, sa dami ng napagkasunduan ninyong dalawa na mamuhay ng magkasama sa pag-aasawa, nangako ang inyong pagmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga panatang ito, ang pagbibigay ng mga singsing na ito at ang pagsasanib ng inyong mga kamay, ipinahahayag ko ngayon na kayo ay mag-asawa na. Naghiyawan at nagpalakpakan ng mga bisita sa sobra nilang saya para sa amin na bagong kasal. Now, you can kiss your wife, I love you so much, Jacinta. I love you too, Patricio, I replied with tears in my eyes. Nang matapos ang aming kasal ay sumakay na kami sa kotse para magtungo sa hotel kung saan nakahanda ang reception. Ang saya-saya ko, Patricio, ako rin Jacinta, walang mapagsidlan ang aking saya ngayon. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada ay nagpatugtog si Patricio ng paborito naming kanta, Forevermore. Ang ganda talaga ng kanta, talagang nakaka-in love. Tama ka, Jacinta, kaya tandaan mo palagi na mahal kita, at kahit kailan ay hindi kita ipagpapalit at ikaw lang talaga, madamdaming sabi ni Patricio sakin. Hindi naman napansin na mayroong isang malaking truck ang nawala ng preno, at nasa likuran namin ito, dahil ang atensyon namin ay nasa harapan habang malaya naming pinakinggan ang kanta. Isang malakas na pagsalpok mula sa likuran ng aming sasakyan. Oh my God, Patricio! Gulat na bulalas ko at napahawak ng mahigpit sa kamay ng aking asawa. Oh God, nagpanak na rin si Patricio at pilit inapakan ang preno. Panay ang busina niya dahil maraming sasakyan ang nasa aming harapan. Pareho kaming nagsisigaw dahil dumiretso ang kotse sa isang malaking puno at naipit sa malaking truck na nasa aming likuran. Nagpatuloy pa rin sa pagtugtog ang paborito naming kanta, kahit wala na kaming malay. Jacinta, Jacinta, sambit ni Patricio sa aking pangalan kahit nahihirapan ito. Duguan ang kanyang mukha at pilit pinunasan para makita niya ang aking kalagayan. Hinawakan niya ang aking mukha, ngunit wala pa rin akong malay at punong-puno ng dugo ang aking mukha. Ang akala ni Patricio ay patay na ako, kaya hindi na siya umaasa na mabuhay pa. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking palad at hinihintay na malagutan na rin siya ng hininga, dahil sa maraming dugong nawala kay Patricio at sugat sa kanyang katawan ay nawalan rin ito ng malay. Naisugod kami sa hospital at parehong puno ng dugo ang aming mga suot. Maraming naawa sa aming kalagayan, sapagkat bagong kasal pa lang kami, ngunit isang masaklap na trahedya ang sinapit namin. Hindi na gumalaw ang buo kong katawan pero ang isip ko ay gumagana pa rin na pinilit na lumalaban mula sa kamatayan, sapagkat hindi pa ako handang iwanan si Patricio. Marami pa kaming pangarap, marami pa kaming gustong gawin sa buhay, kaya lalaban ako mula sa kamatayan, titiisin ko ang sobrang sakit ng aking katawan, mabubuhay lamang ako. Mahal na mahal kita, Patricio. Critical ang kalagayan naming dalawa pero mas malubha ako, sapagkat nag-aagaw buhay ako. Pakiramdam ko ay patay na ako, dahil nakikita ko ang aking katawan, at ang mga doktor na abala sa pag-aasikaso sa akin, sobra akong naguluhan sa mga sandaling ito. Sapagkat nakatayo ako na malinis at maputi ang aking gown, subalit ang isa kong kamukha ay duguan ang buong gown. Nakita ko rin si Patricio na may mga aparatong nakasabit sa kanyang katawan at may oxygen sa kanyang ilong. Lumaban ka, Patricio, huwag mo akong iwanan, alalahanin mong marami pa tayong pangarap, luhaan kong sabi. Jacinta, Jacinta, lumaban ka, anak, napalingon ako at nakita ang aking mama na humahagulhol,
Nilapitan ko ito at hinawakan ngunit nabigla ako dahil dumiretso ang aking kamay. Patay na ba ako? Hindi, ayaw ko pang mamatay. Nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Doktor, mabubuhay pa ba ang anak namin? Luha ang tanong ng aking ama. Sa ngayon ay hindi ko kayo kayang sagutin, dahil tanging ang pasyente lang ang nakakaalam kung hanggang kailan siya lalaban. Malaking pinsala ang natamo ng kanyang ulo dahilan ng kanyang pagka-comatose, paliwanag ng doktor. Diyos ko, ang anak ko, muling napahagulgol ang aking ina sa kanyang nalalaman. Doktor, kumusta naman ang kalagayan ng kanyang asawa? Tanong ng aking ama. Ligtas na siya sa panganib pero kailangan pa rin ng obserbasyon ang kanyang isang tuhod, dahil sobra itong namaga at delikado na maputol ito. Diyos ko, bakit nangyari ito sa kanila? Tanong ng aking ina. Huwag kang mag-alala, mama, lalaban ako, sabi ko na ako lang ang nakarinig. Patuloy sa paghagulgol ang aking ina at halos hindi matanggap ang nangyari sa amin. Ma, tama na, baka magkasakit ka pa niyan, pangako. Mabubuhay ako para sa inyo ni Papa at lalo na sa aking asawa. Jacinta, Jacinta, sambit ni Patricio sa mahinang boses. Tumakbo ako papalapit sa kanya nang marinig ko na tinatawag ni Patricio ang aking pangalan. Patricio, sambit ko sa aking asawa at awang-awa ako sa kanya. Makalipas ang isang taon, tuluyang gumaling si Patricio at ako ay nanatiling comatose pa rin at kasalukuyan na akong nasa bahay. Dahil ito ang gusto ni Patricio para araw-araw niya akong maalagaan. Sa sarili naming bahay kami dumiretso, isa ito sa nabuo ng aming mga pangarap at pagmamahala ni Patricio, pera naming dalawa ang ginagastos para mapatapos namin ito. Kahit comatose man ako ay hindi ako hinihiwalay ni Patricio ng kwarto, kahit papaano ay magkasama pa rin kami at patuloy niya akong inalagaan. Pinupunasan bago siya matulog, kinakausap kahit hindi ako sumasagot. Nakabuka ang aking mga mata, nakakarinig ngunit buong katawan ko ay hindi gumagalaw. Asawa ko, gumising ka na sobra na kitang namiss, lalo na yung pag-aasikaso mo sa akin, yung yakap at paglalambing mo namiss ko yun. Maluhaluhang sabi ni Patricio habang pinupunasan niya ako. Miss na rin kita, Patricio, sana hindi ka magsasawang alagaan ako. Mahal na mahal kita, bulong ng isip ko sabay patak ng aking mga luha. Gustuhin ko man na bumalik sa dati pero ang katawan ko ay ayaw pa rin gumana, mahirap sa isang tulad ko ang ganito, subalit umaasa ako na babalik rin sa normal ang lahat. Kinabukasan ay maagang gumising si Patricio, para painumin ako ng gatas bago siya papasok sa trabaho. Alam kong nahihirapan na ang aking asawa sa mga gastusin. Buti na lang ay may tiyahin ako sa ibang bansa at isa siya sa tumulong sa aming gastusin. Kapag umaga, ang aking biyenan ang kasama ko sa bahay at inaalagaan niya ako, minsan ang ina ko naman ang nagbabantay sa akin. Jacinta, sana gumaling ka na, naaawa na ako sa aking anak, sobra na siyang nasasaktan at nalulungkot sa iyong kalagayan, sambit ng aking biyenang babae. Lumalaban ako, mama, pero ayaw ng aking katawan. Gusto ko nang mabalik sa dati, pagod na rin ako sa aking kalagayan, tugon ko sa aking sarili. Kinagabihan ay dumating ang aking asawa galing sa trabaho at alam kong pagod ito, pero ito siya, inasikaso pa rin niya ako. Jacinta, I decide na kukuha ng isang private caregiver para mag-alaga sa iyo, kasi hindi na kaya ng aking katawan, napapagod na akong masyado, bukas darating siya dito sa bahay, sabi ng aking asawa. Nagulat ako sa kanyang sinasabi at nasaktan ng konti, dahil napapagod na pala siya sa akin. Paano kung hindi niya ako maalagaan tulad ng pag-aalaga mo sa akin, Patricio, paano kung sasaktan niya ako? Hanggang tanong na lang ako sa aking sarili at bahagyang pamatak ang aking mga luha. Kinabukasan ng hapon ay maagang dumating si Patricio at kasama niya ang sinabing private caregiver at hinarap niya ito sa akin. Asawa ko, nandito na ang mag-aalaga sa iyo araw-araw, siya si Arminda. Medyo nakaramdam ako ng konting paninibugo sa babae, dahil maganda ito at sexy, ang hindi ko lang gusto ay kapag tumitingin siya sa aking asawa dahil mayroong kasamang pang-aakit. Pagkatapos itinuro ni Patricio ang mga importanteng bagay na dapat niyang gawin sa akin ay hinatid na siya sa kabilang kwarto, para iyon ang pansamantala niyang magiging kwarto.
Ang masakit sa akin dahil ang kwartong yun ay inilaan namin para sana sa magiging panganay naming anak, pero pakiramdam ko ay hindi na matutupad ang aming mga pangarap na yun. Ngunit kahit ganoon pa man ay umaasa pa rin ako na muling babalik ang aking buhay sa normal. I know you love me, Lord. Please give me a second chance para tuluyan akong gumaling. Ikaw lang, Lord, ang nakakakilala at nakakaintindi sa aking kalagayan. Alam kong may dahilan ka kung bakit nangyari ito sa akin ngayon. Ngunit umaasa ako na gagaling pa ako. Pipikong dasal kasabay sa pagpatak ng aking mga luha. Asawa ko, aalis na ako, ha? I love you so much, sabi ni Patricio, sabay halik sa aking lobby. I love you too, Patricio, pipikong tugon at nakadilat ang aking mga mata. Arminda, ikaw na ang bahala sa asawa ko. Huwag mong kalimutan na amonitor ang mga bilin ko. Yes, sir. Huwag po kayong mag-alala, natatandaan ko po ang lahat, nakangiting tugon ni Arminda. Mabuti, sige, aalis na ako. Nang makaalis si Patricio ay nagsimula namang nagel-ikot ang mga mata ni Arminda sa loob ng aming kwarto. Ay, ang ganda mo dito, ma'am, pero sayang dahil nagiging inutil ka, sambit ni Arminda, habang kinuha niya ang frame na ang nasa larawan ay ang kasal namin ni Patricio. Ibaba mo yan, baka mabasag mo pa, sigaw ng aking isip. Ang gwapo talaga ni Sir Patricio, at hinaplos niya ang mukha ng aking asawa, Hayes. Sana mapansin niya ako, dagdag pa ni Arminda. Sabi ko na nga ba, pinagnanasaan mo ang aking asawa pero hindi ka papansinin ni Patricio, dahil mahal niya ako, sabi ng aking isip at nakaramdam ako ng pagkainis sa aking sarili, sapagkat wala man lang akong magawa. Walang ibang inatupag si Arminda, kundi ang nakaupo lang habang abala sa kanyang phone, ni hindi man lang niya tiningnan kung umiihi ba ako, kung may laman pa ba ang aking dextrose. At maya-maya pa ay tumayo si Arminda, ma'am, may one muna kita dahil nagugutom ako, pero babalik rin ako agad kaya relax ka lang dito, okay? Sabay tapik-tapik niya sa aking hita. Saan ka ba napulot ni Patricio, wala kang silbi na private caregiver, galit kong sabi sa aking isip. Diyos ko, huwag naman po sanang matukso ang aking asawa sa babaeng ito, baka hindi ko na po kakayanin. Bumalik si Arminda na may dalang pagkain niya, ang bastos nito, dito pa sa kwarto kumakain, I said to myself. Habang kumakain si Arminda ay busy rin ito sa kanyang phone, at maya-maya pa ay biglang nagring ang phone ni Arminda at dali-dali niyang nilunok ang pagkain na nasa kanyang bibig. Hello, sir, sagot niya sa kabilang linya at alam ko na ang aking asawa ang tumawag sa kanya. Yes, sir, okay naman po si ma'am. Opo, sir. Pinalitan ko na siya ng pampers, pagsisinungaling ni Arminda. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito, sobra akong nainis sa kanyang mga sagot sa aking asawa. Okay sir, bye, aniya at nakangiti ito, pagkatapos nilang mag-usap ni Patricio ay dali-dali siyang kumuha ng pampers at agad lumapit sa akin. Basta-basta na lang niya akong pinalitan, ni hindi man lang nagpaalam sa akin at hindi man lang niya pinunasan ng basang tuwalya. Nang matapos na siya ay muli itong umupo at ipinagpatuloy ang kanyang pagsubo while texting. Kinahapunan ay dumating ang aking asawa at agad dumiretso sa paghalik sa aking lobby, I miss you Jacinta, I love you, sambit ni Patricio sa akin. I love you too, Patricio, at tumitig ako sa kanyang mga mata, miss na rin kita, dagdag ko at pamatak na naman ang aking mga luha at nakita iyon ni Patricio. Jacinta, may masakit ba sa'yo, pag-alala niya sa akin at dali-daling pinunasan ang aking mga luha, mahal na mahal kita Jacinta, mahal na mahal, luha ang sabi ni Patricio at niyakap niya ako ng napakahigpit. Mahal na mahal na mahal rin kita, Patricio, alam kong nahihirapan ka sa aking kalagayan ngayon, alam kong pagod ka na pero sana habaan mo pa ng konti ang pagtitiis mo, Patricio, dahil ako ay pinilit ko pa rin lumaban kahit nahihirapan na sa aking kalagayan. Sana huwag kang matukso sa iba, tugon ko kay Patricio, ngunit sarili ko lang ang nakakarinig. Arminda, pwede ka nang lumabas at maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking asawa. Anong alaga, hindi niya ako inalagaan, Patricio, bulyo ng aking isip. Walang anuman po, sir, sige po, tugon ni Arminda. At bago pa man ito lumabas ay nag-iwan pa ito ng nakakapang-akit ng ngiti. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Patricio.
Good night, Jacinta, sabi ni Patricio at hiniga na ito. Magandang gabi rin, Patricio, maagang nagising si Patricio para asikasuhin ako. Pinunasan niya ang aking buong katawan at pagkatapos ay pinalitan niya ako ng diaper at damit. Salamat, Patricio, dahil hindi ka napapagod sa pag-asikaso sa akin, sana makapaghintay ka pa sa aking paggaling, pinipilit ko ang aking sarili na gumaling na para sa iyo, para masaklian ko ang pag-aalaga mo sa akin, mahal na mahal kita asawa ko, sabi ko sa kanya ngunit hindi niya narinig. Ayan mabango na ang asawa ko, masiglang sabi ni Patricio, sabay halik sa aking lobby. Miss na kita Jacinta, sana gumaling ka na. Dahil nahihirapan rin ako kapag nakikita kita sa kalagayan mong ganyan, sana ako na lang ang nasa kalagayan mo ngayon, Jacinta, sana ako na lang, pahayag ni Patricio na bumabaha ang kanyang mga luha. Patricio, mabuti nang ako ang nagkaganito dahil baka hindi ko kakayanin kung ikaw ang makikita ko sa ganitong kalagayan, tugon ko sabay patak ng aking mga luha. Aalis na ako, Jacinta, pangako, uuwi ako ng maaga mamaya. I love you, asawa ko, at humilik siya sa aking labi. Bago pa man siya lumabas sa aming kwarto ay tinawag muna niya si Arminda, at patakbo naman itong lumapit. Arminda, ang asawa ko ay alagaan mong mabuti, ha, pakainin mo sa tamang oras, bili ni Patricio sa kanya. Opo, sir, huwag po kayong mag-alala at ako na po ang bahala kay ma'am, nakangiting sagot niya. Salamat, sige, alis na ako. Mag-iingat po kayo, sir, paalala ni Arminda at ako naman ay nakaramdam ng selos dahil sa kanyang pang-aakit sa aking asawa. Hanggang sa makaalis na si Patricio at si Arminda naman ay umupo sa maliit na sala at nanood ng telebisyon. Heist, nakakabagot naman dito, ano kaya ang magandang gawin? Tanong ni Arminda sa kanyang sarili at tumayo ito sabay nagtungo sa aking cabinet. Malaya siyang naghahalungkat sa aking mga kagamitan, ay... Wow, ang ganda naman nito. Aniya sabay kuha niya sa aking damit at kanya itong isinuot. Nag-selfie siya sa harap ng malaking salamin at nag-ikot-ikot pa ito. Ambisyosang babaeng to, habarin mo yung damit ko. Ngunit useless ang aking galit at sigaw dahil hindi rin niya ako naririnig. Hi guys, look at my pasyente, o diba ang ganda namin? Ang Lucarit ay nagawa pang mag-video at isinali ako sa kanyang pagiging pelenggera. Biglang tumunog ang kanyang phone at dali-dali niya itong tiningnan. Oh my God, tumawag ang aking asawa, sabi ni Arminda at agad sinagot. Hello, sir, okay naman po, sir, bye, at kinansela na ni Patricio ang tawag. Love you, mwa, aniya kahit wala na siyang kausap. Langya ka talagang babae ka, lumabas si Arminda sa kwarto banda alas 11 at bumalik ito ay alauna. Dapat sana ay alas 10 pa lang ay napalitan na ako ng diaper at sunod ay alauna naman. Tiniis ko ang init ng diaper dahil puno na ito ng ihi at may dumi pa. Wala akong magagawa, hindi ako makapagreklamo kaya tiniis ko ang lahat. Heist, ang baho mo naman. Tumigilid ka nga, bibigyan pa ako ng malaking trabaho. Galit niyang sabi at kung makasigaw sa akin ay parang hindi niya amo. Biglang lumaki ang aking mga mata dahil sa aking pagkagulat nang bigla niyang sapakin ang aking hita. Tagilid, bulyo na naman niya sa akin, nabigla ako sa kanyang ginagawang pananakit, pero ano ang aking magagawa, wala akong kalaban-laban kaya idinaan ko na lang sa pagluha. Humanda ka sa akin kapag gumaling ako dahil gagawin ko rin ito sa mukha mo, pipi kong banta sa kanya. Kinahapunan ay dumating ang aking asawa. Nang matano ni Arminda na papasok na si Patricio ay dali-dali niyang hinawakan ang aking binti at bahagya niyang minamasahe. Good, salamat Arminda, ay, dumating na pala kayo, sir, pagpapanggap niyang sabi. Salamat sa pag-aasikaso mo sa aking asawa, Arminda, nakangiting sabi ng aking asawa. Welcome, sir, ginagawa ko lang ang aking obligasyon. Sige na, magpahinga ka na at salamat, sabi niya sa babae. Okay sir, baka may kailangan pa kayo, sir, aniya na may kasamang papansin. Wala na, Arminda, tugon ng aking asawa, nang makalabas si Arminda ay agad isinara ni Patricio ang pinto. Jacinta, flowers for you, sabi ni Patricio sabay pakiti niya sa akin ng tatlong rosas at ipinatong niya ito sa aking dibdib.
Sabay bukas niya sa kanyang phone at ipinatugtog ang paborito naming kanta. Napaluha ako sa ginawa ni Patricio dahil hindi pa rin niya nakalimutan ang mga bagay na lagi niyang ginagawa sa akin noon. Alam mo, Jacinta, kahit kailan ay hindi nawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit minsan nakaramdam ako ng init sa aking katawan ay pilit ko itong pinigilan sapagkat ayaw kong magkasala sa sayo. Sana gumaling ka na asawa ko, para muli nating magawa ang mga masasayang araw, bulong ni Patricio sabay punis niya sa kanyang mga luha. Ilang buwan ang nakalipas ngunit nanatili pa rin comatose ang estado ng aking katawan at patuloy rin ang pananakit ni Arminda sa akin, pero tinitiis ko ang lahat sapagkat wala pa rin akong magagawa. Napansin ko rin ang madalas nilang pagtitiga ni Patricio at Armanda. Doon na ako nakaramdam ng pangamba na baka isang araw ay matukso na rin si Patricio sa kanya. Arminda, ako na dito, magpahinga ka na, utos ni Patricio. Hindi, okay lang naman ako, sir, tutulungan na kita. Napansin ko ang paghawak ni Arminda sa kamay ni Patricio at tumingin naman ang aking asawa. Ah, sorry, sabi ng aking asawa. Okay lang, tugon ni Arminda na may kasamang kalandian sa kanyang boses. Lumabas si Arminda at nakita ko ang pagpatong niya sa kanyang phone sa may cabinet, alam kong sinasadya niya yon. Jacinta, dadalhin ko lang itong phone ni Arminda, naiwanan niya, sabi ni Patricio, dahil nakita niya yon nang tumunog ito. Sino yan? Tanong ni Arminda, si Patricio, hinatid ko lang itong phone mo. Ah, sandali lang, sir. Tura ni Arminda at dali-dali siyang nagpalit ng pang-ibaba, isang maiksing short na halos iluwa na ang kanyang pang-upo. Nang buksan niya ang pinto ay lumaki ang mga mata ni Patricio na napatitig sa kanyang ibabang bahagi, hindi niya mapigilan ang mapalunok sa kanyang laway. Lalaki siya at mahigit isang taon nang hindi nakasiping, kaya hindi maiwasan na matukso ito lalo na't ang palay ang siyang lumalapit sa manok. Gusto mo bang tikman? Bulong na tanong ni Arminda. Sabay hawak niya sa pisngi ni Patricio. Bigla namang umiinit ang katawan ni Patricio sa ginagawa ni Arminda, at dahan-dahan siyang hinila ng babae sa loob ng kwarto at natangay naman ang aking asawa. Dahan-daang itinulak ni Arminda si Patricio sa kama at para lalong maakit ang aking asawa ay agad hinubad ni Arminda ang kanyang damit, tumambad sa harapan ni Patricio ang dibdib niya. Akmang uupo na sana si Patricio at maagap naman itong itinulak ni Arminda at muling napahiga si Patricio. Pamatong siya sa tiyan ng aking asawa, sabay hawak niya sa dalawang kamay ni Patricio at ipinatong sa kanyang dibdib. Nang matanto ni Arminda na natangay na niya si Patricio ay dali-dali niyang hinubad ang damit ng aking asawa, sabay halik niya sa leeg nito at bumaba ng bumaba, tinanggal niya ang pantalon ng aking asawa kasama ang pangilalim na suot. Oh! Ungol ni Patricio nang biglang isubo ni Arminda ang kanyang pipino. Hinubad ni Arminda ang kanyang short at walang pasabing inupuan ang pipinong nakatayo. Ah, Arminda, oh, walang tigil ang ungol ni Patricio dahil sa galing niyang mag-wiggle-wiggle. Dahil sobra nang nasarapan si Patricio ay umupo rin ito para kainin ang dalawang mansanas ni Arminda. Halatang gutom na gutom si Patricio dahil halos ipasok niyang buo ang mansana sa kanyang bibig. Sinadya niyang lakasan ang kanyang mga ungol upang marinig ko ito. Sobra akong napaluha habang naririnig ko ang kanilang mga ungol. Halos durugin ang aking puso sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Sapagkat ang lalaking aking minahal ng lubos at asawa ko pa ay natukso na sa iba. Biglang bumagsak ang aking mundo at ipinikit ko ang aking mga mata ngunit ang aking mga luha ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi kita masisisi, Patricio, pero sana hindi dito sa ating sariling pamamahay, para muna ring inapakan ang aking pagkatao, pipikong sabi sa aking sarili. At maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng aming kwarto at alam kong pumasok si Patricio, ngunit ginusto ko na lamang na hindi imulat ang aking mga mata. Para hindi ko makita ang kataksila niya sa akin. Agad siyang pumasok sa banyo at naligo pero kahit paulit-ulit pa siyang maligo ay hindi pa rin matatanggal ang pagtataksil niya sa akin, dismayado ako sa aking asawa, parang ayaw ko na ang lumaban pa at pinanghihinaan na ako ng lakas. Dapat na ba akong bumitao? Wala na akong silbi, wala na si Patricio, may iba na siya, bulong ko sa aking sarili. Hanggang sa makalabas si Patricio mula sa banyo,
Good night, Jacinta, sabi niya sabay halik sa aking labi. Ngunit nadidiri ako sa kanyang paghalik, hindi ko na nakita ang mukha ng aking asawa dahil nakapikit ako at wala na akong balak na muli pang imulat ang aking mga mata. Hihintayin ko na lang kung kailan hihinto ang pagtibok ng aking puso, nawala na ako ng gana at pag-asa lalo na ngayong nagsimula na ang pagtataksil ni Patricio sa akin. Kinabukasan ay hindi ko pa rin iminulat ang aking mga mata, ngunit gising na gising ang aking diwa, ayaw kong idilat ang aking mga mata, dahil ayaw kong makita si Arminda, ayaw kong makita ang mukha ni Patricio, ayaw ko nang mabuhay pa kung mananatili man lang na ganito ang aking sarili. Habang tumatagal ay nagpatuloy ang kataksila ni Patricio, tuluyan na siyang nilamon ng tukso lalo na't nandito lang sa loob ng bahay ang nanunukso sa kanya. Lalo akong nawala ng pag-asa na gumaling pa at pinili ko na lang na nanatiling nakapikit ang aking mga mata, wala namang tigil ang lihim na pag-agos ng aking mga luha, luha na ang tanging karamay ay ang nag-iisang unan lamang. Hanggang isang araw ay dumalaw ang aking mga magulang at agad napansin ang aking kalagayan. Patricio, kailan pa ganito si Jacinta? Tanong ng aking ina. Ang alin, mama, pagtatakang tanong ng aking asawang taksil, itong kalagayan ni Jacinta, pag-alala ng aking ina, bago lang, mama, pagsisinungaling niya, anong bago, Patricio, bawat punta namin dito ay ganito na siya, laging nakapikit ang kanyang mga mata. Medyo kinabahan si Patricio, at hindi niya agad napansin yun, sapagkat ang akala niya ay nagkataon lang natulog pa ako kapag dito siya sa bahay. Arminda, lagi bang ganito si Ma'am Jacinta mo? Tanong niya sa hitad niyang kabit. Ha? Hindi naman sir, nagmumulat naman siya kapag kami lang dito, pagsisinungaling rin ni Arminda at medyo kinabahan. Sigurado ka? Tanong ng aking ama. Opo, pinapatingnan mo ba siya sa kanyang doktor? Patricio, tanong naman ng aking ina. Hindi pa, mama, medyo busy kasi ako sa trabaho. Pagsisinungaling na naman ni Patricio, dahil ang totoo ay busy siya sa pakikipagharutan kay Arminda. Bigyan mo ng oras ang asawa mo, Patricio. Opo, mama. Hanggang sa nagpapaalam na ang aking mga magulang at muli na naman akong nag-iisa, sumapit ang gabi at nag-iingay na naman si Arminda sa kabilang kwarto. Ay, tama na, Patricio, nakikiliti ako. Ano ba? Panay ang tili at halakhak ni Arminda sa kabilang kwarto. Ano, gusto mo pa, halika dito, ganting tawa ni Patricio. Ang kasunod ng kanilang tawanan ay ang mga ungol na naman nilang dalawa, mga ungol na unti-unting pumatay sa aking puso, pakiramdam ko ay durog na ito. Kinabukasan ay hindi ko inaasahan ang sasabihin sa akin ni Patricio, na mas lalong dumurog sa kaibuturan ng aking puso. Pagod na ako Jacinta, ayaw ko nang umasa pa, alam kong nahihirapan ka na rin. Kaya pwede ka nang magpahinga, sabi ni Patricio na patuloy ang pag-agos ang kanyang mga luha. Sobra akong nasaktan sa kanyang binitiwang salita at hindi ko mapigilan ang sobrang pagluha, halos hindi ko matanggap ang mga katagang iyon. Alam ko na kaya ka ngayon bumitaw sa akin, Patricio, ay dahil sa hitad na babaeng iyan, ngayon binigyan mo ako ng lakas at dahilan para ako ay kumapit, hindi ako mamamatay, Patricio, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa akin. Sabi ko na puno ng galit ang aking puso. Iniwan ako ni Patricio dahil papasok na siya sa trabaho, patuloy naman ang pagpatak ng aking mga luha na tila ayaw nang tumigil pa. At maya-maya pa ay napansin ko ang pagpasok ni Arminda at pilit kong pinakalma ang aking sarili. Isa kang inutil, dapat naman kasi mamatay ka na, dahil pabigat ka lang dito sa bahay namin ni Patricio, bulyaw ni Arminda sa akin. Habang pinupunasan niya ang aking katawan ay may kasamang pananakit. Ang kapal ng pagmumukha mo para sabihin pamamahay ninyo ito ni Patricio, ikaw ang walang lugar dito at humanda kayo sa akin kapag gumaling ako. Pagkatapos akong bihisan ni Arminda ay lumabas ito sa kwarto at iniwan ako ng mahabang oras. Diyos ko, sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon na muling mabuhay ang aking katawan, at kung hindi man sana, kunin mo na lang ako para tuluyan ang magwakas itong masasakit kong pinagdadaanan ngayon. Hanggang sa nakatulugan ko ang aking pag-iyak, bigla akong nagising at hindi ko alam kung anong oras na. Ngunit nagtaka ako dahil naigalaw ko ang aking mga kamay at paa, hindi ko alam kung panaginip lang ba ito. Sinubukan kong lumingon sa kama ni Patricio ngunit wala siya,
hinawakan ko ang aking mukha at lihim akong napangiti dahil totoong na igagalaw ko na ang aking katawan. Magaling na ako, tanong ko sa aking sarili ngunit nanatili akong nakahiga. Napatingin ako sa orasan bandang alauna na ng madaling araw, alam kong sa kabilang kwarto natutulog si Patricio. Nakita ko ang phone ng aking asawang nakapatong ito sa ibabaw ng cabinet, nagmadali akong bumangon ngunit wala pang lakas ang aking mga tuhod at masakit pa itong igalaw, gumapang ako at kinuha ko ang kanyang phone. Bigla ko namang naisipan na i-silent ito, kailangan ko ng sapat na ebidensya. Agad kong binuksan ang video camera at inilagay ko ito sa sulok na hindi nila makikita at sinadya ko itong iharap sa aking higaan. Muli akong humiga at naisipan kong magpanggap na hindi pa magaling, hanggat hindi ako nakakakuha ng sapat na ebidensya. Kinabukasan ng umaga ay hinanap ni Patricio ang kanyang phone, pero hindi na niya ito nahagilap hanggang sa umalis na siya ng bahay. Ipinagdasal ko na sana ay hindi pa mag-low battery ang phone. Nagsimula na naman ang pagmamalupit ni Arminda sa akin. Tumunog ng aking hita dahil pinagsasapak niya ito. Gusto ko na siyang sipain ngunit nagtiis pa ako. Tagilid, kailan ka pa ba mamamatay, para magiging malaya na kami ni Patricio, bulyaw ni Arminda sa akin. Hindi kayo magiging malaya, dahil gagawin kong impyerno ang buhay ninyo ni Patricio, maghintay lang kayo, gigil kong sabi sa aking sarili. Nang matapos niya akong palitan ng diaper at damit ay lumapit siya sa aking harapan, at bigla niya akong sinabunutan. Mamatay ka na, parang awa mo na, turan niya na walang tigil sa paghila ng aking buhok. Wala akong nagawa kung hindi ang tiisin ng sakit at galit, at buti na lang ay may tumawag sa kanyang phone. Yes, ha, nasa labas ka, okay pa baba na ako, sagot ni Arminda sa kabilang linya at dali-dali itong lumabas. Nakahinga ako ng malalim at agad akong bumangon, dahil ito na ang aking pagkakataon para mailagay ko ang phone sa kwarto ni Arminda. Kahit hinang-hina pa ang aking mga tuhod ay pinilit kong ihakbang ang aking mga paa, kinuha ko ang nakatagong phone. Oh, thanks God, osel ko dahil hindi pa nag-low battery ang phone at nayakap ko ito, para bang isang himala sapagkat may 3 bar pa ito. Pag-apang ako na pumunta sa kwarto ni Arminda, nang makapasok na ako ay agad akong naghanap ng sulok kung saan ko ipwesto ang phone. Dito hindi na nila ito mapapansin, bulong ko at inilagay ko ito sa gilid ng kabinet at iniharap ko sa kanilang kama. Pagkatapos ay dali-dali akong gumapang pabalik sa aking kwarto at muling humiga sa aking kama. Habang nakahiga ako ay hindi ko maiwasan na iisipin kung saan ako pagkatapos nitong lahat. Nagsimula na namang umagos ang aking mga luha. Hindi ko maintindihan ang sobrang sakit, pero sa utak ko ay nag-iisa lang ang ibinubulong nito. Ang maghihiganti sa kanilang kababuyan na ginagawa sa sarili kong pamamahay. Ang sakit-sakit, Patricio. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, bulong ng aking isip at hilom sa luha ang aking mga mata. Kinahapunan ay dumating si Patricio at pumasok siya sa aming kwarto. Ngunit hindi na tulad ng dati na ako ang kanyang inuuna at hahalik sa aking lobby. Nagpalit lang ito ng damit at pinuntahan na si Arminda sa kabilang kwarto. At maya-maya pa ay nagsimula na ang kanilang mga ungol. Kahit gustuhin kong hindi masaktan ngunit hindi ko mapigilan ang aking puso. Sobrang sakit ang bawat pintig nito. Mahal na mahal ko ang aking asawa, subalit hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa akin. Habang abala silang dalawa sa harutan ay hinanda ko rin ang mga importanteng dokumento. Lalo na sa aming bahay at ang titulo nito sapagkat nakapangalan ito sa akin. Nang masiguro kong kompleto na ang lahat ay dali-dali ko itong ipininasok sa isang sling bag. At itinago ko ito sa paanan ng kama at agad akong bumalik sa aking higaan. Nakaramdam na ako ng sobrang gutom pero nagtiis pa ako ng konti. Makalipas ang isang oras ay pumasok na si Patricio sa aming kwarto. Kahit nakapikit ako ay tinalasan ko pa rin ang aking isip. Naramdaman kong humiga si Patricio sa aming kama. At maya-maya pa ay tumunog ang pinto. Patricio, nakahanda na ang hapunan sa baba, kain na tayo, yaya ni Arminda. Okay, sige, tugon ni Patricio at tumayo na ito. Nang mapansin ko na pababa na sila sa hagdan ay dali-dali naman akong bumangon at maingat na pumasok sa kwarto ni Arminda.
para kunin ang nakatagong phone. Nang tingnan ko ito ay pa-low battery na at agad ko itong ino-off. Dali-dali akong bumalik para iligtas siya at inilagay ko ang phone sa sling bag. Pagkatapos ay bumalik ako sa paghiga. Pagkatapos nilang maghapunan ay muli silang pumanhig sa itaas at pumasok si Patricio sa aming kwarto at nagtuloy sa banyo. Pagkatapos ay muli siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ni Arminda. Ito naman ang hinihintay kong pagkakataon. Dali-dali akong bumangon at kinuha ko ang sling bag sa ilalim ng kama at maingat na akong lumabas. Habang pababa ako sa hagdan ay walang tigil naman ang pagpatak ng aking mga luha. Sapagkat nang hihinayang ako, dahil matagal-tagal na panahon na dito namin binuo ang aming mga pangarap, at ngayon ay sa isang iglap ay bigla na lamang nawasak. Hanggang sa makalabas ako sa bakuran ng aming bahay, hinang-hina na ako habang patuloy na naglalakad sa mahabang kalsada at sobrang dilim pa. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang aking mga paa, uhaw, gutom at pagod. Iyan ang nararamdaman ko ngayon, pero hindi ko inintindi ang lahat dahil mas masakit ang aking naramdaman ng aking puso. Kailangan kong lumaban para makamit ko ang hustisya sa ginawa nila sa akin. Dahil sa sobra kong pagod ay bigla akong nadapa, oh God, bulalas ko at sabay hagulgol at nanatili pang nakadapa. May isang sasakyan na huminto sa aking tapat at bumaba ang lalaking nagmaneho nito. Malabo ang aking paningin dahil sobra na itong namamaga sa aking kakaiyak at idadag pa ang kadiliman sa paligid. Miss, sambit ng lalaki at hahawakan sana niya ako. Huwag, maawa ka, huwag mo akong saktan, nanginginig kong sabi. Dahil natatakot ako lalo na sa aking kalagayan ngayon na sobrang pagod at hinang-hina na ang aking katawan. Sapagkat uhaw na ako at gutom na gutom pa. Please, don't be afraid, hindi ako masamang tao. Ako pala si Reynan, pagpapakilala niya sa akin at inilahad niya ang kanyang palad. Jacinta, tugon ko at nahihirapan akong tanggapin ang kanyang palad dahil wala na akong lakas. Halika, kumapit ka sa aking leeg at bubuhatin kita. Kahit isang estranghero ang lalaki ay napilitan akong magtiwala para lang makalayo at makaraos ako sa aking kalagayan ngayon. Slowly, slowly, sabi ni Reynan at maingat niya akong pinahiga sa likuran na upuan. Salamat, pabulong kong sabi. Gusto mo bang dalhin kita sa hospital? Tanong niya sa akin nang makaupo na siya sa harapan. Huwag. Okay, saan mo gustong ihatid kita? Hindi ko alam, turan ko at biglang pumatak ang aking mga luha. Litong-lito ako dahil ang lagi kong naiisip ang ginagawa nilang kababuyan. Pinagmasdan akong mabuti ni Reynan, na parabang kinikilatis niya ako. Nang mapatitig ako sa kanyang mga mata ay naaninag ko ang pamumula nito. Nasa tanto ko'y naaawa siya sa aking kalagayan. Doon ka muna sa bahay ko, aniya at tumango naman ako. Dahil sa sobra kong pagod ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagbiyahe o kung gaano katagal akong nakatulog. Ni hindi ko rin alam kung nasaan na ako. Nang imulat ko ang aking mga mata ay nasa loob na ako ng isang napakalaking kwarto. Na ang kabuuan nito ay kulay puti. Pakiramdam ko ay nasa langit na ako. Napatingin ako sa aking kamay at mayroon itong dextrose na nakakabit. Gusto kong bumangon at tamang-tama naman ang pagpasok ng isang makisig na lalaki. Jacinta, huwag ka munang bumangon, aniya at muli niya akong pinahiga. Sino ka? Nasaan ako? Mga tanong ko sa kanya, dahil bahagya kong nakalimutan ang nangyari. Ako si Reynan, yung tumulong sa iyo at nandito ka sa bahay ko. 5 araw ka nang tulog, masyado kang nanghina at halos naubusan na ng tubig ang iyong katawan. Kaya kinabitin ka ng dextrose at tinuturukan ka ng pampatulog para makabawi ka ng sapat na lakas, kwento niya sa akin. Naipikit ko ang aking mga mata at muling pumatak ang aking mga luha. Sapagkat naalala ko na naman sila, hindi ko napigilan ang aking sarili at bigla akong napahagulgol ng iyak. Sash! Jacinta, calm down. Jacinta, kung ano man ang iyong pinagdaanan, malulutas natin iyan. At pangako, tutulungan kita. Sa ngayon, bumawi ka muna ng lakas. Niyakap niya ako sabay haplos sa aking likod. Kahit papaano ay nakaramdam ako ng kakampi at sa pagkakataong ito ay hindi nauna nang sumalo sa aking mga luha.
kung di ay isang balikat na nagmamalasakit sa akin. Kahit isang estranghero si Renan pero damang-dama ko ang kanyang totoong presensya. Salamat, Renan, sabi ko na patuloy pa rin ang pag-agos ng aking mga luha. My pleasure, pabulong niyang tugon. Iiwanan muna kita dito para ipaghanda kita ng maiinit na sabaw, aniya at tumayo na ito. Siya nga pala, may kasama ako dito, kapatid kong babae. Pero sa universidad siya ngayon nag-aaral. Pagtatapat ni Renan at tumango naman ako. Hanggang sa tuluyan nang lumabas si Renan at ako naman ay nakatulala habang iniisip kung ano ang aking gagawin pagkatapos nito. Kapag naiisip ko ang mga pananakit ni Arminde sa akin, kapag naririnig ko ang kanilang mga umol, kapag naalala ko ang kataksilang ni Patricio sa akin, hindi ko maiwasan na makaisip ng malaking kasalanan. Gusto ko silang patayin. Subalit naiisip ko rin na ito'y malaking kasalanan. Diyos ko, ano ba ang dapat kong gawin? Bakit ba nangyari ito sa akin? Bakit ako pa ang nagkaganito? Mga katanungan ko na mahirap sagutin sa ngayon. Muli na namang bumaha ang mga luha sa aking mata. Bumalik si Renam na may dalang ngiti at bitbit niya ang tray na mayroong mga pagkain. Kumain ka muna, Jacinta, aniya at inalalayan niya akong makaupo at nilagyan niya ng una ng aking likuran. Pagkatapos ay pinasandal niya ako sa gilid ng kama. Salamat, pilit kong inabot ang tray, kahit ako ay nahihirapan. Hindi mo pa kaya, ako na at susubuan na kita, sabi ni Renan. Hindi na ako nagmatigas dahil hindi ko naman talaga kaya. Kahit pa ulit-ulit akong nahihiya ay tiniis ko na lang at babawi na lamang ako kapag tuluyan na akong gumaling. Maingat akong sinubuan ni Renan at ramdam ko ang taos pusong pagtulong niya sa akin. Buti pa siya kahit hindi niya ako kilala pero tinulungan niya ako. Pero si Patricio na aking asawa ay binaliwala na niya ako, tipikong sabi sa aking isip at muling pumatak na naman ang aking mga luha. Maagap naman itong pinunasan ni Renan. Ito ang kaganapan sa bigla kong pagkawala sa bahay. Arminda! Arminda! Sigaw ni Patricio at tarantang napatakbo sa kwarto ng kanyang kabit at ang haliparot ay nanatili pang nakahiga. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo, kalmang tanong niya kay Patricio. Si Jacinta, kandautol niyang bulalas. Oh, bakit? Patay na ba? Nakangiti niyang tanong. Wala siya sa higaan. Ano? At bigla itong humalaklak. Paano ba mawala ang isang inutil? Sabi ni Arminda na hindi pa rin naniniwala at tuluyan ng hindi gumalang sa akin. Tingnan mo, halika dito. Sabay hila ni Petitio sa kanya at dinala niya si Arminda sa aming kwarto. Oh my God! Patricio, paano nangyaring nawala siya? Kinabahang tanong ni Arminda. Hindi ko alam. Litong-lito si Patricio at sobrang kinabahan. Hindi kaya may kumuha sa kanya. Tanong ni Arminda. Imposible ang sinasabi mo, Arminda. Sandali, tatawag ako ng pulis. Huwag, baka tayo pa ang makulong. Takot na pahayag ni Arminda. Pero ano ang gagawin ko? Litong-lito na ako. Hindi mapakali si Patricio na halos hindi alam ang kanyang gagawin. Ganito na lang, ilihim natin ang pagkawala niya. Mungkahi ni Arminda. Anong ilihim? Paano kung magpunta dito ang aking mga biyenan? Ang aking mga magulang? Tanong ni Patricio at sa mga sandaling iyon ay sunod-sunuran siya kay Arminda. Kapag nagpunta dito ang kanyang mga magulang, ipalabas natin na patay na ang kanilang anak at ipinasunog mo ito agad. Dahil may nakakahawang sakit, suhestyo ni Arminda. Sinunod naman iyon ni Patricio, dahil na rin sa sobrang takot at sa pag-alala na mabulgar ang kanilang relasyon ni Arminda. Nagpatuloy ang kanilang pagsasama at tuluyan nang lumipat sa aming kwarto si Arminda. Isang linggo ang nakalipas ay dumating ang aking mga magulang para bisitahin ako. Ngunit sa araw na iyon ay nasa trabaho si Patricio at si Arminda lang ang naiwan. Kumusta si Ma'am Jacinta mo? Tanong ng aking ina. Ha? Hindi pa ba sinabi ni Sir Patricio na patay na si Ma'am Jacinta? Walang pakundangan na sabi ni Arminda at nabigla ang aking mga magulang. Ano? Ano ba ang pinagsasabi mo? Bulyaw ng aking ama. Jacinta,
Jacinta, sigaw ng aking mga magulang at patakbo ang mga ito na pumanhik sa itaas sabay bukas nila sa aming kwarto ni Petisyo ngunit wala na doon ang aking higaan. Jacinta, itong bata ko, bumagsak sa sahig ang aking ina at patuloy sa paghagulgol. Maagap naman itong Aynel Alaya ng aking ama. Jacinta, bakit hindi ang ipinaalam ni Patricio ang nangyari sa ating anak? Walang tigil sa paghagulgol ang aking ina. Ganoon rin ang aking ama at galit ang naramdaman niya pa kay Patricio. Sapagkat hindi man lang sila inirespeto. Excuse me po, ito pala ang abo ng inyong anak. Pinapabigay ni Florencio, kayo na raw ba alang magtago nito? At ang bili niya ay wala na raw kayong dapat balikan pa dito. Pagsisinungaling ni Arminda. Tinanggap naman ng aking ama ang jar na may lamang abo. Dahil sa pag-aakalang ako iyon, nilisan ng aking mga magulang ang bahay namin ni Patricio. Ngunit dala nila ang galit at puot para sa aking asawa. Nang makaalis ang aking mga magulang ay biglang humalaklak si Arminda. Malaya na kami ni Patricio. Tagumpay ang aming mga plano at ngayon ay pwede na kaming magpakasal. Mamaya ipaghanda ko siya ng masasarap na pagkain at pagkatapos ay sabihin ko sa kanya ang tungkol sa aming pagpapakasal, sabi ni Arminda na mag-isa. At ang akala niya ay magiging buhay prinsesa siya sa aming pamamahay ni Patricio. Sumapit ang gabi at dumating si Patricio, agad itong sinalubong ni Arminda. Hi honey, kumusta ang trabaho? Napagod ka ba? Ani Arminda sabay lambitin sa leeg ni Patricio. Bakit suot mo ang damit ni Jacinta? Galit na tanong ni Patricio. Bakit? Masama ba? Wala na siya at sayang naman kung hindi ko mapakinabangan. Nakasimangot na tugon nito. Habarin mo yan. Galit na utos ni Patricio at iniwan si Arminda sa may pintuan at nagtuloy siya sa kusina. Nang makabalik ito sa baba ay agad naman siyang umupo sa tabi ni Patricio. Dahil nagsimula na itong kumain. Honey, baka pwede na tayong magpakasal. Walang preno niyang sabi at agad nagpanteng ang tainga ni Patricio sa narinig. Alam mo ba ang pinagsasabi mo, Arminda? Gusto mo bang makasuhan tayo? At sino naman ang kakaso sa atin? Wala na ang iyong asawa at sigurado akong patay na yun. Pasigaw niyang tugon. Medyo nainas naman si Patricio, tumayo ito at biglang iniwan si Arminda sa hapagkainan na mag-isa. Samantala sa bahay ni Reynan, kumatok siya sa kwarto kung nasaan ako. Jacinta, pasok. Tugon ko at kasalukuyan akong nakaupo sa maliit na sala sa kwartong aking tinuloy. Kumusta na ang pakiramdam mo? Tanong niya habang papalapit siya sa akin at may dalang pagkain. Mabuti na ako at maraming salamat, sagot ko. Mabuti kung ganoon. Ngayon pwede na nating pag-usapan kung ano ang nangyari sa'yo. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Reynan, natingnan mo ba ang laman ng sling bag na aking dala noon? Tanong ko sapagkat bigla ko itong naalala. Ah, Noel, sandali kukunin ko, sabi niya at tumayo ito para kunin sa loob ng closet. Nang makabalik siya ay agad niya itong inabot sa akin. Kinuha ko naman ang phone at sinubukang i-on. Ngunit low battery na ito. Kumuha si Reyna ng charger at agad niyang kinuha ang phone na aking hawak at isinaksak niya ito sa charger. Muli siyang umupo sa aking harapan at tinitigan niya akong mabuti. Ramdam ko ang mahaba mong paghihirap, Ange. Ano ba talaga ang nangyari? Baka sakaling matulungan kita. Comatose ako sa loob ng mahigit isang taon, Matthew. Noong natagpuan mo ako ay bago pa lang akong gumaling noon. Hindi ko maigalaw ang buo kong katawan bagkus gising na gising ang mas mababa bahay ng magulang. Aking diwa at utak, bagamat hindi ako nakakapagsalita, panimula ko. Ano, pero paano nangyari? I mean ano ang dahilan sa pagka-comatose mo? Pagtataka niyang tanong na parang hindi makapaniwala. Katatapos lang ng aming kasal at papunta na sana kami sa hotel kung saan ginaganap ang reception. Isang trahedya ang hindi namin inaasahan ng aking asawa. Isang truck ang nakasunod sa amin at nawalan ng preno. Hindi na kami nakaiwas dahil sa bilis ng takbo nito. Nabangga kami sa isang puno at pareho kaming critical ng aking asawa. Ngunit malubha ang aking sinapit. Pakiramdam ko noon ay patay na ako dahil nakikita ko ang aking katawan na walang malay. Ang aking pamilya,
ang aking asawa ngunit lahat sila ay hindi ko mahahawakan. Lumaban ako dahil hindi pa ako handang mamatay sapagkat ayaw ko pang iwan ang aking asawa. Sa loob ng isang taon ay minahal pa niya ako at inaalagaan. Subalit kalaunan ay nakalimutan na niya ako at sinukuan. Dahil sa kinuha niyang private caregiver na may lahing demonyo. Pagkatapos anong nangyari? Tanong ni Reyna na parang interesadong malaman ang buong katotohanan kaya nagpatuloy ako. Walang araw na hindi ako sinasaktan ni Arminda. Pero kapag nasa harapan ng aking asawa ay parang itong santa. Lagi ko siyang nakikita sa kanyang pang-aakit sa aking asawa. Hanggang sa natukso na rin si Patricio at mula noon ay gabi-gabi na silang nagsisiping. Hindi nila iyon maitago sa akin dahil ang lalakas ng kanilang mga ungol. Dasal ko na lang noon ay kung hindi man lang ako gagaling sana kunin na lang ako ni Lord. Para matapos na ang aking paghihirap at hindi ko na maririnig ang kanilang mga ungol na mas lalong nagpapadurog sa aking puso. Pero noong isinuko ako ni Patricio, at sinabi niya mismo sa aking harapan. Doon ko ipinangako na hinding-hindi ako mamamatay. Dahil gusto kong pagbayaran nila ang kanilang ginagawa at makamit ang hustisya na para sa akin. Pahayag ko na hilom sa luha ang aking mga mata. Ngunit si Reynan ay nanatiling kalmado pa rin at hinahaplos ang aking likod. May ebidensya ka ba para magpapatunay na totoo ang iyong sinasabi, Jacinta? Mayroon, nasa phone. Kinuha ko ang phone at binuksan ko ang video at ipinakita ko kay Reynan. Isang gabi ay bigla ko nalang naigalaw ang aking katawan. Ang akala ko ay nananaginip lang ako. Pero totoo pala, nakita ko ang phone ng aking asawa sa may cabinet. Agad ko itong kinuha at itinago ko sa sulok at nakabukas ang video nito. Kahit nahihirapan pa ako ay tiniis ko ang lahat. At nagpanggap akong hindi pa magaling dahil gusto kong may makuhang ebidensya laban sa kanila. Pakiramdam ko noon ay may himala sa aking buhay dahil pinahintulot ng Panginoon na makakuha ako ng mga ebidensya laban sa kanilang dalawa. Holy! Anong nangyayari sa kanila? Shocked si Reyna nang mapanood niya ang laman ng video. Hindi niya ito tinapos at bigla niya akong niyakap. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Reyna bago niya ako yakapin. I promise, I will help you, Jacinta. Pero paano? Luhaan kong tanong. I am a private lawyer, Jacinta. Pangako, pareho silang dalawa na makukulong, tugon ni Reynan. Salamat, Reynan. Nahigpitan ko ang pagkayakap sa kanya dahil sa sobra kong kaligayahan, sapagkat nakatagpo ako ng kakampi. Basta sa ngayon, magpalakas ka ng gusto para hindi ka manghina kapag magkaharap na kayo. Gusto ko silang palayasin sa pamamahay ko, Reynan, pwede ba iyon? Nakapangalan sa akin ang titulo ng bahay at lupa, ito dala ko rin, sabi ko at dali-dali kong kinuha ang papeles sa loob ng sling bag. Good. Pwedeng-pwede at wala silang makawala. Ano ba ang pwedeng may kakaso sa kanila, Reynan? Article 334, Revised Penal Code, Concubinage at Article 333. Adultery, ang may sampo natin sa kanila at dagdag pa natin sa kabit niya ng Art. 253. Nakaramdam naman ako ng sobrang saya dahil sa mga sinasabi ni Reynan. Dahil lubusan na akong gumaling ay nagpaalam na ako kay Reynan. Para umuwi sa bahay ng aking mga magulang at doon na lang ako magsisimula ng panibagong buhay. Sigurado ka na ba na magaling ka na? Panigurado niyang tanong sa akin. Oh, Reynan. Sige, pero okay lang ba sa iyo kung dadalawin kita sa inyo? Oo naman, kahit araw-araw pa. Nakangiti kong tugon. Ngiti na maaninag mong napipilitan lang. Bago ako umuwi ay ihinanda na di Reynan ang lahat ng kailanganin ko sa korte. Para sa pagsampa namin ng kaso at ang video ay naikopy na ito sa CD. Hanggang sa hinatid na ako ni Reynan sa bahay ng aking mga magulang. Huminto kami sa gilid ng kalsada. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang kabuuan ng aming tahanan. Samahan mo ba ako sa loob? Tanong ko kay Reynan. Sige, samahan kita, tugon niya sabay tanggal sa aking seatbelt. Salamat. Dali-dali siyang bumaba at pinagbuksan niya ako ng pinto. Salamat, sabi ko ulit nang makababa na ako. Hanggang nasa tapat na kami ng pinto at nagdalawang isip ako na kumatok dahil nauunahan ako ng aking kaba.
Si Reyna na ang kumatok sa aming pinto. Sino? Putol na sabi ng aking ama nang makita niya akong nakatayo sa labas ng pinto. Gulat ang reaksyon niya at halos hindi makapagsalita. Jacinta. Malumanay niyang sambit at dahan-dahang hinawakan ang aking mukha. Banaag sa kanyang mga mata ang pagtataka. Papa, sambit ko at nagsimulang uminit ang gilid ng aking mga mata. Buhay ka, Jacinta, tanong niya at nagtaka ako kung bakit niya tinanong yon. Oo, pa, buhay na buhay ako, Jacinta, Jacinta, paulit-ulit na sambit niya sa aking pangalan, at niyakap niya ako. Papa, namiss ko kayo ni Mama, sabi ko at nanatiling nakayakap pa rin ang aking ama. Pasok, pasok kayong dalawa, nasaan si Mama, tanong ko dahil hindi ko siya nakita. May pinuntahan sandali at babalik agad yon. Akala namin patay ka na anak, sabi na naman ng aking ama. At nagiging emosyonal ang kanyang boses at panaypunas sa kanyang luha. Sino ba ang nagsabi sa inyo na patay na ako, Papa? Pagtataka kong tanong. Si Arminda, at ito tingnan mo, anak. Biglang tumayo ang aking ama para ipakita niya ang abo na nasa loob ng isang garapon. Ipinatong nila ito sa altar at nilagyan pa nila ng aking larawan na may kasamang kandila. Lalo akong nakaramdam ng galit, galit na walang mapagsidlan, pakiramdam ko ay nag-aapoy na ang aking mga mata sa sobrang galit, siguro napansin ito ni Reynan, dahil agad niyang hinawakan ang aking kamay. Please calm down, Jacinta, sabi ni Reynan at hinila niya ako patungo sa upuan. Papa, siya pala si Reynan Zaragoza, siya ang nakasagip sa akin at isa po siyang abogado, tutulungan niya ako sa kaso laban kina Patricio at sa kanyang kabit. Kabit, anong ibig mong sabihin, Jacinta? Naguguluhang tanong ng aking ama. Ipagtatapat ko na sana kay Papa ang lahat, ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang aking ina. Agad akong napatayo para salubungin siya. Jacinta, bulalas ng aking ina, lumaki ang mga mata nito sa pagkagulat at nabitawan ang kanyang hawak. Mama, sambit ko at patakbo ko siyang sinalubong at niyakap. Hilam sa luha ang aming mga mata dahil mahabang panahon rin na hindi ko siya nayakap. Buhay ka, anak, mangiyak-ngiyak pa rin niyang tanong. Oo, buhay na buhay ako, Mama, hinawakan ko ang kanyang kamay at nilagay ko sa aking mukha. Buhay ka nga, Jacinta, buhay ka nga, masayang sabi niya at muli niya akong niyakap. Pero bakit nila sinabing patay ka na, anak, bakit inilihim ito ni Patricio sa amin? Huwag kayong maniniwala sa mga baboy na yun, mga demonyo sila, magbabayad silang dalawa sa ginawa nila sa akin. Anak, ano ba ang totoong nangyari, mga langya sila, Papa, harap-harapan nilang ginagawa ang kababuyan nila, lalo na si Arminda. Unang araw pa lang sa pagtatrabaho niya ay sinasaktan na niya ako, magbabayad sila, pagtatapat ko at napahagulgol ng iyak, sapagkat naalala ko na naman ang kanilang ginagawa sa akin. Papa, bulalas ko dahil nakita kong napahawak siya sa kanyang dibdib at halos naninigas siya. Buti na lang ay maagap siyang nasalo ni Reynan, at hindi siya bumagsak sa sahig. Arturo, sambit ni Mama, dalhin natin siya sa ospital, sabi ni Reynan at tinulungan naming buhatin ang aking ama. Buti na lang ay naagapan namin siyang may sugod sa hospital, nagkaroon ng mild stroke ang aking ama. Sobra ang galit na aking naramdaman at bigla kong naisipan na umuwi sa aming bahay. Hindi ako nagpaalam sa kanila dahil alam kong pipigilan nila ako. Sumakay ako ng taxi at naisipan kong kunin ang abo na ibinigay ni Arminda sa aking mga magulang at dinala ko ito, sabay sugod sa aking sariling pamamahay. Araw ng Linggo kaya alam kong nandoon rin si Patricio. Wala na akong pakialam kung ano ang kahinatnan ng aking pagsugod. At hindi na ako makapaghintay na maipakulong pa sila, dahil punong-puno na ako sa galit. Manong, dito muna kayo at kung hindi pa ako makalabas sa loob ng isang oras bumalik ka sa aming bahay at sabihin mong nandito ako, ito ang bayad, inabutan ko ang driver ng 1,000 at pagkatapos ay bumaba na ako. Tuloy-tuloy ang aking pagsugod sa loob ng bahay at dahil walang tao sa ibaba ay agad akong umakyat sa itaas. Pagbukas ko sa aming kwarto ni Patricio ay nabungaran ko agad si Arminda na nakahiga sa aming kama at suot pa niya ang aking damit. Arminda, bulyaw ko sa haliparot. Napabalikwas siya ng bangon mula sa kanyang pagkakahiga at parang nakakita ng multo. Ano, nagulat ka dahil buhay pa ako,
ha, Langyang ambisyosang kabit, akala mo na talaga na sa kanya na itong pamamahay ko. Langya kang demonyo ka, pagbabayaran ninyo ni Patricio ang ginawa ninyo sa akin, lalo ka na, sabi ko sabay sugod sa kanya para punitin ang damit na kanyang isinuot. Patricio, Patricio, pagsisigaw ni Arminda habang pilit kong pinunit ang kanyang damit. Sige, tawagin mo na rin si Satanas, dahil pag-uuntugin ko kayong tatlo. Jacinta, gulat na sambit ni Patricio sa akin at nanlaki pa ang mga mata nito. Oh, ako, bakit, buhay ka? Tanong niya habang nanatiling nakatitig sa akin na halos hindi kumukurap ang mga mata nito. Buhay na buhay ako, Patricio, binuhay ako sa, oh, haya ninyong dalawa, mga baboy kayo. Jacinta, malumanay na sambit ni Patricio sa aking pangalan, at nagsimula itong umiyak. Ang kapal ninyong dalawa at ang sinungaling pa, pinaniwala ninyo ang aking mga magulang na patay na ako, akala ninyo magtatagumpay kayo, lalo ka na, bulyaw ko sa kanila at hinarap ko si Arminda. Kinuha ko ang garapon mula sa bag na aking dala, napatingin si Arminda habang dali-dali ko itong binuksan at walang pasabi na isinaboy ko ang abo sa kanyang mukha. Patricio, tulungan mo ako, wala akong makita. Nagsisigaw si Arminda dahil napunta ang abo sa kanyang mga mata. Jacinta, sabi ni Patricio, huwag kang lalapit, sabi ko sabay kuha sa gunting na nakapatong sa gilid ng bintana at itinuon ko ito kay Patricio at napaatras naman siya. Patricio, tulungan mo ako, wala akong makita, pagmamakaawa ni Arminda na kinakapa ang paligid. Alam mo, sobra na akong naiinggayan sayo, kaya tumahimik ka na. Halos hindi makapagsalita si Arminda, sapagkat ipinakain ko sa kanya ang natitirang abo sa loob ng garapon. Jacinta, tama na, awat ni Patricio sa akin, sabing huwag kang lumapit, bulyaw ko at sabay bato sa kanya ng garapon, at muling napaatras si Patricio. Lumayas kayo, layos, sabi ko at hinawakan ko ang buhok ni Arminda at sabay hila. Ikaw, labas, utos ko sa aking asawa at paatras itong bumaba. Tama na, Jacinta, sabi ni Patricio at paatras itong lumabas ng kwarto at hindi ko siya pinapakinggan. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, langya ka, Arminda said. At pag-apang ito sa sahig na sumunod sa akin, sapagkat hila-hila ko ang kanyang buhok. Nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan si Patricio at sumunod naman ako, hanggang nasa ibaba na si Patricio at kami ay nasa gitna pa ng hagdan. Bitiwan mo ako, nasasaktan ako, Patricio, tulungan mo ako. Oh sige, bitiwan, sabay tulak ko kay Arminda pababa ng hagdan. Nagpagulong-gulong siya at panay ang sigaw hanggang sa bumagsak siya sa baba. Sige Patricio, subukan mong hawakan siya sa harapan ko, para isaksak ko ito sayo, banta ko at tinutukan ko siya ng gunting. Kaya wala siyang nagawa kundi ang panoorin si Arminda na namimilipit sa sobrang sakit ng kanyang baywang. Masakit ba, ha? Kulang pa yan sa sakit na pinaranas mo sa akin, langya ka. Jacinta, patawarin mo ako, patawarin mo na kami, bulalas ni Patricio. Patawarin, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng kabit mo sa tuwing wala ka? Puno ako sa pananakit ni Arminda, at pinabayaan niya ako sa kwarto ng mahabang oras, puno ako sa sampal at sa bunot ng demonyang hitad na yan. Puno ako sa galit at pinagsasampal ko si Arminda sabay sa bunot sa kanyang mahabang buhok, ibinalik ko lang sa kanya ang ginagawa niya sa akin. Aray, tama na, Patricio, huwag kang maniniwala sa kanya, sinungaling siya, sigaw ni Arminda. Ha? Ako pa ang sinungaling si Arminda patungo sa labas ng bahay at naiwan si Patricio sa may pinto. Jacinta, please, patawarin mo ako, nagiging mahina lang ako, mahal na mahal kita Jacinta, maawa ka, patawarin mo ako, paulit-ulit niyang pagmamakaawa at lumuhod sa aking harapan. Patawarin, paano kita mapapatawad, Patricio, kung mismo harap-harapan mo akong pinagtaksilan, harap-harapan ninyong ginagawa sa aking ang kababuyan ninyo. Paano kita mapapatawad? Patricio, hindi, pagbayaran ninyong dalawa ang ginagawa ninyo sa akin, galit na galit kong sabi sa kanya. Jacinta, mahal na mahal kita, sabi ng aking asawa na hilang sa luha ang mga mata. Nakaramdam ako ng awa sa kanya dahil ang totoo ay mahal na mahal ko pa rin si Patricio. Pero hindi ko sila mapapatawad sa ginagawa nila sa akin,
mas pumaibabaw pa rin ang galit sa aking puso sa tuwing naaalala ko ang kanilang ginagawa. Lumabas ka, Patricio, lumayas ka, hindi, asawa mo ako, bahay natin ito, please, Jacinta, pag-usapan natin ito. Pagsusumamo niya, ngunit sadyang sarado ang aking puso ng mga sandaling ito. Labas, sigaw ko at sobra na ang aking galit, para na akong sisibog at pinagtutulakan ko si Patricio hanggang sa labas. Jacinta, malakas na sambit ni Reynan, Jacinta, anak, sigaw rin ng aking ina. Dali-daling lumapit sa akin si Reynan at kinuha niya ang hawak kong gunting. Akin na yan, Jacinta, at pilit inagaw ni Reynan ang gunting na aking hawak. Napatitig sa amin si Patricio na parabang nagtatanong ang mga mata nito, ngunit wala akong pakialam kung ano pa ang kanyang iisipin, ang mahalaga ay mapalayas ko sila. Langya ka, ipokrita, sinungaling, mang-aagaw, malandi, magbabayad kayo sa ginagawa ninyo sa aking anak, sigaw ng aking ina habang pinagsasampal niya si Arminda at may kasamang sabunot sa buhok nito. Alam kong nagawa lang yan ng aking ina ay dahil sa kanyang sobrang galit at awa sa akin. Patricio, tulungan mo ako, Patricio, pagmamakaawa ni Arminda. Ano pa ang hinihintay mo? Tulungan mo ang kabit mo at ilayo mo siya dito, dahil baka ma-criminal pa ang anak ko nang dahil sa inyo. Sa korte na lang kayo mag-usap, sino ka ba, ha? Bulyo ni Patricio sabay tulak niya kay Reynan, munti kang matamba si Reynan at buti na lang ay nakaharang ako. Isang suntok ang pinakawala ni Reynan at tumama ito sa mukha ni Patricio at bumagsak siya sa sahig. Para sa asawa mo yan, sigaw ni Reynan sa kanya. Hindi nakapagsalita si Patricio at pinunasan nito ang kanyang labi na duguan at isang matalim na titig ang ipinukul niya kay Reynan. Umalis ka na at magsama kayo ng iyong kabit sa impyerno, sigaw ko kay Patricio at pinagtutulakan ko siya papalabas ng aming bakod. Subalit bago pa man siya tuluyang nakalabas ay nilapitan siya ng aking ina dalawang mag-asawang sampal ang iginawad ni Mama. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming anak dahil ang akala namin ay mabuti kang tao at hindi mo siya kayang saktan. Bakit mo nagawang pagtaksilan si Jacinta? Hindi mo iniisip na patuloy siyang lumalaban sa bingit na kamatayan ay dahil mahal na mahal ka ng iyong asawa, pahayag ng aking ina. Patawarin niyo ako, Mama. Natukso lang akam, ewan ko, Patricio, tura ng aking ina at tinalikuran na niya ang aking asawa at lumapit sa akin. Maraming mga tao ang nakakita sa kaganapan sa loob ng aming bakuran, ngunit wala akong pakialam dahil hindi naman ako ang naligay sa malaking kahihiyan, nasaktan man ako ngayon pero alam ko nalilipas rin ito. Pasalampak akong umupo sa sahig at napahagulgol sapagkat ramdam na ramdam ko pa ang sobrang sakit. Jacinta, tama na, anak, makakalimutan mo rin ang lahat, panunuyo ng aking ina sabay yakap niya sa akin. Mahal na mahal ko si Patricio, Maria, pero bakit hindi niya ako hinintay? Bakit siya nagpapadala sa tukso? Parang bata kong sumbong sa aking ina. Tama na anak, tama na, magpakatatag ka at labanan mo yung naramdaman mo ngayon, tugon niya at niyakap niya ako. Halika dito, Jacinta, sabi ni Reynan at inalalayan niya ako para tumayo at dinala niya ako sa sala para makaupo ng maayos. Patuloy pa rin ako sa pag-iiyak at nag-alala na ang aking ina at mabilis siyang nagtungo sa kusina upang kumuha ng tubig. Patricio, hintayin mo ako, sambit ni Arminda, habang takbo lakad ang kanyang ginagawa para lang mahabol niya si Patricio, ngunit hindi siya pinakinggan ni Patricio at nagpatuloy ito sa paglalakad. Patricio, saan tayo pupunta? Tanong niya sabay kapit sa braso nito. Bahala ka kung saan ka pupunta, bulyo ni Patricio at tinanggal niya ang kamay ni Arminda. Ganoon na lang ba Patricio? Bakit, ano ba ang mayroon tayo? Dahil sa iyo, nawasak ang pagsasama namin ni Jacinta, isinisisi ni Patricio kay Arminda ang nangyari sa kanilang buhay ngayon. Bakit? Ginusto mo naman Patricio na sasarapan ka naman, ani Arminda na hindi man lang makikitaan ng pagsisisi. Kung hindi mo ako nilalandi, kung hindi mo ako inaakit ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito, bulyaw ni Patricio sa kanya. Halos ang mga taong nakasalubong sa kanila ay hindi maiwasan ang mapalingon, lalo na sa suot ni Arminda na gutay-gutay at wala pa itong suot na tsinelas. Patricio, saan tayo pupunta? Tanong na naman niya. Umuwi ka sa inyo, dahil uuwi rin ako sa amin,
tugon ni Patricio, sabay para niya ng taxi. Dali-dali siyang sumakay at agad niyang inuutusan ang taxi driver na paandarin na. "Patricio, Patricio," hinabol ni Arminda ang taxi na sinasakyan nito. Nang matanto niyang walang pag-asa na hihinto pa ito ay umupo na lang siya sa gilid ng kalsada at humahagulgol na animoy isang baliw. "Ano ang plano mo ngayon, anak?" tanong ng aking ina. "Isa lang ang gusto kong gawin ngayon, mama." Patakbo akong pumanhik sa itaas ng bahay at kinuha ko ang mga damit ni Arminda at Patricio. Lahat-lahat ay itinapon ko sa baba at sinigurado kong walang natitira ni isa. Kahit ang sapi ng kama ay tinatanggal ko rin. Tulala ang aking ina at si Renan sa aking ginagawa at hinayaan lang nila ako. Nang matanto ko na wala nang natira ay bumaba na ako para dalhin sa labas ng bahay ang mga damit nila. "Mama, tulungan mo ako," sabi ko para matapos ako agad. Tumulong rin si Renan na walang kibo at tanong. Nang mailabas namin ang lahat ay agad akong nagtungo sa kusina. Kumuha ako ng posporo at nang makabalik ako ay agad kong sinindihan ang mga damit nila. Nang mapansin ng aking ina na medyo okay na ako ay pansamantalang nagpaalam siya sa akin na balikan muna niya ang aking ama sa hospital. "Sige, mama, susunod na lang ako mamaya, dahil kailangan ko pang kabitan ng bagong padlock ang mga pinto upang hindi makapasok si Patricio o ang kanyang hitad na kabit. Ihahatid ko na po kayo, ma'am," presente ni Renan. "Huwag na Renan, mas kailangan ka ng aking anak dito." "Hindi, okay lang naman ako dito, ma," turan ko sapagkat gusto ko rin na ihatid siya ni Renan. "Huwag na anak, mag-taxi na lang ako." Nang makaalis ang aking ina ay agad akong umupo sa likod ng pinto at napasandal, nag-iisip ako kung ano ang susunod na mga hakbang na aking gagawin. "Okay ka lang?" malumanay na tanong ni Patricio at umupo ito sa aking harapan. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko alam kung okay ba ako o hindi. Masyado pang magulo ang aking isip sa lahat ng mga pangyayari. Hindi ko namalaya na pamatak na naman ang aking mga luha. Naramdaman ko na lang ang mainit na palad ni Renan na dumapo sa aking pisngi at pinunasan ang aking mga luha gamit ang kanyang daliri. "Malampasan mo rin ang lahat, Jacinta. I know you are strong woman," sabi niya sa mahinang boses. Bahagya akong tumango na ibig kong ipahiwatig ay sumang-ayon ako sa kanyang sinasabi. Tumayo ako at nagtungo sa aming maliit na stockroom at naghahanap ako ng malalaking padlock. Nang makahanap ako ay agad ding bumalik sa sala at nagtungo sa labas ng pinto. Sabay pokpok ko gamit ang martilyo, para maikabit ko ang padlock. Medyo mahihirapan ako at agad naman yung napuna ni Renan. "Ako na," aniya at hinawakan ang aking kamay para kunin ang hawak kong martilyo. Pagkatapos ay umalis na kami sa bahay upang puntahan ang aking ama sa hospital. "Hindi na ako magtatagal, Jacinta, dahil lalakarin ko pa sa korte ang kaso mo," sabi ni Renan, nang may hatid niya ako sa hospital. "Sige, maraming salamat, it's my pleasure, dadalawin na lang kita sa inyo." "Okay, mag-iingat ka, ikaw rin at huwag mong pababayaan ang iyong sarili." Isang linggong nanatili ang aking ama sa hospital at pagkalabas niya ay dumalaw naman si Renan sa aming bahay at mayroon dalang mga papeles. "Ano ito, Renan?" tanong ko nang makaupo na kaming pareho sa sala. "Ang nilalaman niyan ay tungkol sa kaso na inihain natin laban kay Arminda at Patricio. Kailangan ko lang ang pirma mo para may submit ko na ito sa korte." Pahayag ni Renan at hindi na ako nagdadalawang isip sa pagpirma dahil yun naman talaga ang aking gusto. Dahil mabigat ang kasong inihain laban kina Patricio at Arminda ay agad silang pinadalhan ng warrant for arrest. Napangiti ako at nakahinga ng malalim, sapagkat malapit ko nang makakamit ang hustisya laban sa kanilang dalawa. "Arminda," sambit mula sa labas at panay ang katok ng mga pulis. "Ano po ang kailangan nila?" kandautal na tanong ni Arminda sa mga kaharap niyang mga pulis. "Ikaw ba si Arminda?" tanong ng isang pulis na siyang may hawak sa warrant of arrest. "Opo, bakit po?" kinabahan niyang tanong. "May kasong nakahain laban sa iyo galing kay Mrs. Jacinta de Los Angeles, sumama ka ng maayos para hindi ka masaktan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamiting pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan,
ito ay ipagkakaluob sa iyo ng pamahalaan, nauunawaan mo ba ito? Pahayag ng pulis sabay hawak sa kanyang kamay. Sandali, wala akong kasalanan, Mama Papa, tulungan ninyo ako. Sandali mga sir, ano ang kasalanan ng aming anak? Pagtatakang tanong ng ama ni Arminda. Sumama na lang po kayo sa presinto para malaman ninyo ang kaso ng anak ninyo. Pa, ayaw kong makulong, tulungan ninyo ako, Mama, pagsisigaw ni Arminda, at humagulgol ito. Tulala ang ina niya at halos hindi nakapagsalita sa pag-aresto sa kanilang bunsong anak. Wala silang ibang magagawa kundi ang sundan ang anak sa presinto. Samantala sa bahay ng mga magulang ni Patricio, ay may apat na pulis ang dumating. Sino po ang hinahanap ninyo, sir? Tanong ng mama ni Patricio. Kung si Patricio, may warrant of arrest kami para sa kanya. Ano, pero bakit, ano ang kaso ng anak ko? Sino ang nagreklamo sa kanya? Naguguluhang tanong ng kanyang ina. Ang mismong asawa niya na si Jacinta, pangangaliwa ang kasong isinampa sa kanya. Ano, buhay si Jacinta, at sino ang babae ni Patricio? Nabigla ang ina ni Patricio at hindi makapaniwala sa kanyang nalalaman. Wala sa isip na pumanhik ang ina niya sa itaas ng kanilang bahay at kinatok ang kwarto ng anak. Patricio, lumabas ka muna, galit na sambit ng ina nito. Bakit, Mama, isang malakas na sampal ang iginawad ng kanyang ina sa mukha niya? Bakit pinaniwala mo kaming patay na si Jacinta? Ano ang ginagawa ninyo sa kanya? Tanong ng kanyang ina na puno sa galit. Patawarin ninyo ako, Mama, may mga pulis sa labas hinahanap ka. Alam ko namang mangyayari ito, kaya nakahanda akong pagbayaran ang ginawa ko sa aking asawa. Emosyonal na pahayag ni Patricio sabay tungo niya sa baba para sumama sa mga pulis. Napaiyak ang aking biyenan at hindi makapaniwala sa nangyari, minahal nila ako na parang tunay nilang anak. Dahil nagiging mabuti ako kay Patricio at sa kanilang pamilya, naawa rin siya sa anak sapagkat alam nila na mabait si Patricio, at minahal ako ng tapat noong hindi pa kami na aksidente. Sumapit ang unang paglilitis sa korte at nakaramdam ako ng konting kaba, pero pilit kong pinapalakas ang aking loob. Handa ka na ba, Jacinta? Tanong ni Reynan, oo. Relax lang, okay? Okay, salamat, hanggang sa pumasok kami sa loob ng trial court, na unang dumating ay sina Patricio at Arminda. Nasa tabi nila ang kani-kanilang pamilya, nakita ko ang aking biyenan na umiiyak habang pinagmasdan ako, at hindi siya nakatiis tumayo ito at lumapit sa akin. Jacinta, sambit niya, sabay yakap sa akin, kumusta ka na? Ano ang nangyari? Mga tanong ng aking biyenan sabay hawak sa aking magkabilang pisngi. Niloloko nila ako, Mama, sinasaktan ako ng paulit-ulit, tugon ko sabay patak ng aking mga luha. Maupo na tayo, sabat ni Reynan at Aynal alaya niya ako hanggang sa upuan, at nakasunod naman ang aking ina na walang kibo. Napalingon ako kina Arminda at Patricio, ngunit kapwa silang dalawa na nakayuko at nakaposas ang kanilang mga kamay. Medyo nakaramdam ako ng konting awa sa aking asawa sapagkat nakikita ko ang pagpayat ng kanyang pangangatawan. Hindi ko maitago sa aking sarili na mahal ko pa rin si Patricio, subalit nasasaktan ako kapag naalala ko ang kanilang ginagawang kababuyan. Simula na ang paglilitis, utos ng kataas-taasang hukom. Lumapit ang nasasakdal, anang takapagsalita, lumapit ako sa harapan at tumayo sabay panunumpa na magsasabi ako ng buong katotohanan at walang halong kasinungalingan, pagkatapos ay umupo na ako, lumapit si Reynan sa akin at nagtatanong bilang aking abogado, ikinikwento ko naman ang buong katotohanan. Habang nagsasalita ako ay panay naman ang titig sa akin ni Patricio at sabay lingon niya kay Arminda, na halos hindi makapaniwala sa aking sinasabi, dahil ibinulgar ko ang kanilang maling ginagawa. Nang matapos si Reynan ay muli siyang umupo at sumunod na nagtatanong sa akin ay ang abogado naman ni Arminda, ang nagtanong sa akin, ngunit wala akong takot na hinarap ang kanyang abogado at sinagot ko ang lahat niyang tanong sa akin, nang matapos ay si Arminda naman ang tinatawag ng tagapagsalita. Hanggang sa nagsimulang magtanong si Reynan sa kanya, ano ang ginawa mo sa bahay ni na Patricio at Jacinta? Tanong ng aking abogado. Asawa po siya ni Patricio, may sakit ba ang asawa ni Patricio? Meron po, comatose ang kanyang asawa at hindi totoong sinasaktan ko siya, nagsisinungaling po siya. Paano naman niya malalaman yon,
Comatose po nga siya. Sa katunay po, inaalagan ko po siya ng maayos at mabuti, pagsisinungaling ni Arminda. Sino ang kumuha sa iyo para magtatrabaho ka bilang private caregiver? Kasama ba sa iyong pagtatrabaho ang akitin si Patricio? Putol na sasabihin ng abogado ni Arminda, sapagkat binara ito ni Reynan. Kagalang-galang na hukom ang aking katanungan ay kaugnay sa pangyayari. Proceed, pagsang-ayon ng judge, uulitin ko, kasama ba sa iyong pagtatrabaho ang akitin si Patricio? Pasiga na tanong ni Reynan. Ang lahat ng mga dumalo sa paglilitis ay nagkagulatan at nagbulung-bulungan. Hindi po totoo yan, walang katotohanan ang kanyang sinasabi, sinungaling ang babaeng yan, galit ni Arminda at dinuduro pa ako. Kagalang-galang na hukom, ipahintulot po ninyo na ilabas namin ang matibay na ebidensya, pakiusap ni Reynan. Pumayag ang hukom at nagsimulang buksan ang video, nagkagulatan ang lahat nang makita nilang sinasaktan ako ni Arminda, at kahit siya man ay natulala nang mapanood niya ang video. Ang mas higit na nagulat sa lahat ay si Patricio, at napatitik siya ng husto kay Arminda. Oh my God! Boses ng karamihan nang mapanood nila ang pagtatalik nilang dalawa, na si Arminda pa mismo ang hamubad sa buong suot ni Patricio at agad siyang pam-atom. Hiyang-hiya si Arminda at Patricio sa pangyayari at ako naman ay walang tigil sa paghagulgol, dahil muling bumalik sa aking alaala ang lahat ng pangyayari, niyakap ako ng aking ina sa sobrang awa niya sa akin. At marami rin sa mga panauhin na umiiyak, lalo na ang aming mga kakilala. Nakita ko rin ang paghagulgol ng aking biyenan at ni Patricio, ganoon rin ang mga magulang ni Jacinta. Ngunit hindi nakatiis ang ina niya at patakbo itong lumabas na humahagulgol at hiyang-hiya sa ginawa ng kanyang anak, kahit ang kanyang ama ay lumabas ring luhaan at naiwan si Jacinta sa loob ng korte na nag-iisa, kahit ang abogado niya ay napahiya sa loob ng hukuman, sapagkat ay hindi niya yun alam at nasorpresa na lang ito sa napanood. Ngayon, ano ang masasabi mo, Miss Arminda? Nagsisinungaling ba si Jacinta? Tanong ni Reynan. Ngunit hindi na sumagot si Arminda at nanatili na lang itong nakayuko. Case dismissed, magkikita tayo sa susunod na paglilitis para sa paghatol, sabi ng kagalang-galang na hukom at tumayo na ito. Agad kinuha si Patricio at Arminda ng mga kapulisan at muling ibinalik sa kanilang silda. Halika ka na, yaya ni Reynan sa akin. Dahil nanatili pa rin akong nakaupo at tulala, anak, tayo na, sabi ng aking ina at pilit niya akong pinatayo, kahit maglakad kami pa. Unti-unting humupa ang sakit na aking naramdaman at ngayon ay magdadalawang buwan na ang nakalipas, mula noong unang paghaharap namin ni Patricio at Arminda sa korte. Ito ako ngayon sa bahay namin ni Patricio, nag-iisa, nalulungkot, at patuloy na nangungulila sa pagmamahalan namin noon ng aking asawa. Ngunit pilit kong nilalabanan dahil gusto ko nang kalimutan ang lahat, buti na lang na laging nandyan si Reynan para pasayahin at libangin ako. Dahil nakaramdam ako ng pagkabagot sa bahay ay dali-dali akong nagbihis, para pasyalan ang aking mga magulang at habang nagbibihis ako ay biglang tumunog ang aking phone at agad ko itong tiningnan. Nang matanto ko na si Reynan ang tumawag ay agad ko itong sinagot. Jacinta, kumusta? Tanong sa kabilang linya. Mabuti naman ako, Reynan, ito ako, katatapos ko lang magbihis pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang. Pwede ba kitang pasyalan doon? Tanong ni Reynan. Oo, pwede naman, ano ang gusto mong dalhin kong pasalubong? Kahit ano, ikaw na po ang bahala, okay? Ako na lang ang mag-iisip kung ano ang dadalhin ko dyan. By the way, gusto ko lang ipaalala sa iyo na sa susunod na linggo na ang pangalawang pagharap sa korte, at sa tingin ko hahatulan na silang dalawa. Dahil sa kanyang ibinalita ay bigla akong nakaramdam ng sobrang kirot sa aking puso, pakiramdam ko'y hindi ko kayang makulong ng panghabang buhay si Patricio, hindi baling nasa labas siya, huwag lang siyang makulong hanggang sa kanyang pagtanda, maraming paraan para patuloy ko siyang pahirapan, ngunit huwag lang sa loob ng kulungan. Napabalikwas ako nang biglang tumunog ang doorbell sa labas ng pinto, dali-dali akong bumaba para silipin kung sino ang nasa labas. Magandang tanghali, Jacinta, mahinang bati ng aking biyenang babae. Magandang tanghali rin sa inyo, Mama. Bakit napadalaw kayo? Pasok po kayo. Yaya ko sa aking biyenan at pinaupo ko siya sa sala. Salamat, Jacinta. May lakad ka ba? Opo, pupunta po ako sa bahay nila, Mama.
Jacinta, ayaw kong magpaligoy-ligoy pa sa'yo. Jacinta, nagmamakaawa ako para kay Patricio. Huwag mo namang ipukulong ng habang buhay ang aking anak. Alam kong alam mo na mabuting tao si Patricio, siguro nagkamali at natukso lang siya. Jacinta, patawarin muna si Patricio, maawa ka sa akin, pagmamakaawa ng aking biyanan sabay luhod sa aking harapan. Mama, tumayo po kayo. Sabi ko at inalalayan ko siya para makatayo. Tama ang aking biyanan na hindi naman masamang tao si Patricio. Dahil sa tagal ng aming relasyon ay niminsan hindi niya ako pinakitaan ng hindi maganda. Lahat puro masasayang bagay ang ginawa niya sa akin. Tama siya, hindi masamang tao si Patricio at natukso lang, ito. Hindi ko namalaya na sa paggunita ko sa aming nakaraan ni Patricio ay pamatak na pala ang aking mga luha. Pag-iisipan ko po, Mama. Isama mo sa iyong mga panalangin na sana magbago ang aking isip. Salamat, Jacinta. Salamat, sabi ng aking biyanan sabay punas niya sa kanyang mga luha. Naawa ako sa ina ni Patricio dahil sobrang bait nito sa akin, at alam kong maapektuhan sila kapag tuluyang nakulong ang kanilang anak, sapagkat nag-iisang anak lang siya. Nang makaalis ang aking biyanan ay bigla akong nawala ng ganang umalis sa bahay. Kaya tinawagan ko na lang si Reynan na hindi na ako lalabas. May problema ba, Jacinta? Tanong ni Reynan sa kabilang linya. Iyong biyanan ko, galing dito, tugon ko sa malumanay na boses. Pupuntahan kita dyan at mag-usap tayo. Sige, Reynan, hihintayin na lang kita dito. Nang matapos ang aming mag-usap ay tulala ako habang iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa naisipan kong ipapawalang bisa na lang ang aming kasal kapalit ang kanyang kalayaan. Dumating si Reynan at umupo kami sa sala. Bahagya niya akong tinitigan. Ano ang iniisip mo? Reynan, gusto ko sanang i-address ang kaso laban kay Patricio, seryoso kong sabi at nagsimulang mangilid ang aking mga luha. Pinag-iisipan mo na ba ng mabuti iyan? Oo, Reynan. Pero may kondisyon ako. Ano ang kondisyon na yan? Gusto kong ipaanyel ang kasal namin. Sige, walang problema, Jacinta. Buti na lang at napaaga ang desisyon mong iyan dahil may oras pa tayo, pahayag ni Reynan. Agad umalis si Reynan para asikasuhin ang pag-counsela sa kaso laban kay Patricio at inayos niya ang annulment. Nang matapos ang annulment papers ay agad itong ibinigay sa akin at sinamahan niya ako sa bahay ng mga magulang ni Patricio para ipaabot ang mga dokumento. Ano ito, Jacinta? Tanong ng aking biyenang babae. Annulment papers, Mama. Pakidala na lang kay Patricio para mapirmahan niya agad, sabi ko. Jacinta, hindi na ba pwedeng ayusin pa ninyo ang inyong pagsasama? Malungkot na tanong ng aking biyenan. Ito lang ang alam kong paraan, Mama, para parehong tatahimik na ang aming buhay. Ano ito, Mama? Tanong ni Patricio matapos niyang tanggapin ang dokumento. Annulment, anak, kapalit ng iyong kalayaan dito, paliwanag ng ina ni Patricio. Biglang pumatak ang mga luha ni Patricio at ibinaba niya sa lamesa ang dokumentong hawak. Kung hindi rin lang kami magkakasamang muli ng aking asawa, Mama, magpapakulong na lang ako, para kahit papaano ay mabayaran ko ang ginagawa ko sa kanya. Anak, makinig ka. Kung nasa labas ka at malaya kang makagalaw, may pag-asa pang maibalik ang relasyon ninyo ni Jacinta. Pwede mo pa siyang sayuing muli ligawan at pakasalan. Anak, marami pa ang pwedeng magbago, luha ang panunuyo ng kanyang ina. Tama ka, Mama, may pag-asa pa. Kahit labag sa loob ni Patricio na pirmahan ang dokumento ay napilitan pa rin niya itong lagdaan, sapagkat umaasa pa rin siya na pwede pang maibalik ang lahat sa aming dalawa. Mama, baka naman pwede mong kausapin si Jacinta. Gusto ko sana siyang makausap kahit saglit lang, sabi ni Patricio na may luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam naman ng sobrang awa ang ina ni Patricio, sapagkat alam niya kung gaano kabait ang kanyang anak. Sige anak, susubukan kong kausapin si Jacinta, ngunit hindi ako mangangako na mapapa, oo, ko siya, tugon ng ina sabay hawak sa kamay ni Patricio. Araw ng Linggo ay dumating ang aking biyenan sa tahanan ng aking mga magulang at bitbit niya ang annulment papers. Dahil nakita ko siya mula sa bintana ay agad ko na siyang pinagbuksan ng pinto. Magandang umaga, Jacinta, bati ng aking biyenan na may kasamang bahagyang ngiti.
Magandang umaga rin sa iyo, Mama, ganti ko sabay mano sa kanya. Pinapapasok ko siya at pinapaupo. Sandali, Mama, ikukuha muna kita ng maiinom. Sige, Jacinta, si Mama at Papa mo nasaan pala? Nagsimba po sila, Mama, hindi po ako nakasama kasi masama ang pakiramdam ko. Nagpa-check up ka ba? Umiinom ka na ba ng gamot? Tanong ng aking biyenan na may kasamang pag-alala. Hindi pa, Mama, inuobserbahan ko pa. Huwag mong patagalin yan, Jacinta, kumonsulta ka agad sa doktor. Oo, Mama, salamat. Umupo ako sa harap ng aking biyenan matapos kong maabot sa kanya ang isang basong juice. Narito na pala ang annulment papers, Jacinta, nakapirma na si Patricio. Kahit ako man ay nakaramdam ng konting kirot nang malaman kong lumagda na si Patricio. Ngunit pinairal ko pa rin ang pagiging matigas ng aking puso, sapagkat takot na akong masaktan pang muli. At gusto ko na rin kalimutan ang masasakit na alaala ng kataksilan ni Patricio. Jacinta, nakikiusap pala si Patricio kung pwede ka ba niyang makausap kahit saglit lang, nag-alangan na sabi ng aking biyenan. Mama, pasensya na po, ngunit hindi ko siya kayang pagbigyan sa ngayon, dahil kapag nakikita ko ang kanyang mukha ay muling bumabalik sa aking alaala ang kanilang ginagawa sa akin. Naintindihan kita, Jacinta, isa lang ang aking pakiusap sa iyo, sana, hindi ka magbabago sa akin at sa papa mo. Luha ang pakiusap ng aking biyenan sabay hawak sa aking kamay. Hindi ko naman mapigilan ang pagpatak ng aking mga luha sapagkat awang-awa ako sa kanya. Pangako, Mama, mananatili pa rin ang mabuti nating samahan. Maliban na lang sa amin ni Patricio. Yamakap sa akin ng aking biyenan, yakap na sobrang higpit na parabang walang kasiguraduhan na muli pa itong mauulit. Hindi na ako magtatagal, Jacinta. Mag-iingat ka palagi at aalagaan mo ang sarili mo. Ikumusta mo na lang ako sa mga magulang mo, sabi ng aking biyenan bago siya tuluyang lumabas sa bahay. Patuloy pa rin ang pag-agos ng aking mga luha, habang pinagmamasdan ko ang papalayong hakbang ng aking biyenan. Malungkot kong tinawagan si Reynan para ipaalam sa kanya na pumirma na si Patricio. Hello, kumusta, Jacinta? Boses ni Reynan sa kabilang linya. Mabuti naman, ikaw, magaling ako, Reynan, nandito na pala sa akin ang dokumento ng annulment, nilagdaan na ito ni Patricio, malungkot kong sabi. Biglang tumahimik si Reynan sa kabilang linya na parabang pinakiramdaman niya ako, ako naman ay hindi ko alam kung bakit pumatak ang aking mga luha, siguro ay dahil mahal ko pa rin si Patricio. Okay, kalang ba, Jacinta? Malumanay na tanong niya. Hindi ko alam, Reynan, humiikbi kong tugon. Sabay punas sa aking mga luha. Gusto mo bang lumabas, para makahinga ka, yaya ni Reynan sa akin. Saan naman tayo pupunta, ikaw kahit saan mo gusto. Sige, daanan mo na lang ako dito sa bahay ng aking mga magulang. Okay, sige, nang matapos ang aming pag-uusap ay malungkot akong pumasok sa banyo para maligo. Napatingin ako sa salamin at biglang bumalik sa aking alaala na kapag nakaharap ako sa salamin ay nasa likod ko si Patricio. Ang ganda mo talaga, Jacinta, kahit sa ang angulo, anghel ka talaga sa buhay ko, I love you so much, sabi ni Patricio, habang niyayakap niya ako. I love you too, Patricio, pangako kahit kailan ay ikaw lang ang Patricio sa buhay ko, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo palagi sa akin. Pangako, Jacinta, kahit sa ating pagtanda alagaan at pagsisilbihan kita at ang ating magiging mga anak, sabi ni Patricio, sabay hinigpitan niya ang pagyakap sa akin. Bigla akong natauhan sa imahinasyong iyon at nakita ko na lang sa salamin na niyayakap ko ang aking sarili, para akong sasabog sa sobrang sakit. Pakiramdam ko ay hindi ko matanggap-tanggap na sa isang iglap lang ay tapos ang 7 taon naming relasyon na sobra naming iniingatan. Hi, bati ni Reynan sa akin nang matapos kong buksan ang pintuan. Hi, for you. Sabi niya sabay abot sa akin ng isang pulang rosas. Thank you, ready ka na ba? Oo, saan tayo pupunta? Nakangiting yaya ni Reynan. Sabihin mo, simple lang ang aking suot, isang fitted jeans at sleeveless na kulay itim, magkasabay kaming naglakad patungo sa kanyang sasakyan at nang makatapat na kami ay agad niyang binuksan ang pinto. Salamat, welcome, saan mo gusto? Tanong ni Reynan sa akin.
Hindi ko alam saan ba ang magandang puntahan, balik tanong ko sa kanya. Ikaw, kung saan mo gusto ay doon kita dadalhin, aniya na hindi tumitingin sa akin at tuloy lang sa pag-drive. Gusto ko sa malayo sa isang tahimik na lugar, may rest house kami sa tabi ng dagat at malayo yon, gusto mo ba? Agad akong pumayag na doon kami at this time ay wala akong pakialam kung gaano pa kalayo ang aming pupuntahan, dahil ang gusto ko ay pansamantalang takasan ang masasakit na alaala. Umiinom ka ba ng beer? Tanong ni Renan sa akin. Oo, noon pero konti lang. Bibili ba ako? Sige, okay lang sa akin. Pagdating namin sa bayan ay huminto muna kami sa isang convenience store para bumili ng beer at iba pang makakain namin. Nasa isang oras din ang aming biyahe bago kami makarating sa rest house ni Renan, maganda ang paligid at malinis halatang may nag-aalaga rito. Ang ganda naman ng lugar, may nakatira ba dito? Tanong ko na ang aking mga mata ay nakatanaw sa baybaying dagat. Walang nakatira dito pero may caretaker, madalas ako dito lalo na't gusto kong mapag-isa, kwento ni Renan sabay dukot niya sa kanyang sigarilyo at sinindihan niya ito. Kapag nasa harapan mo ako pwede bang walang sigarilyo? Huwag kang magalit sa akin, kalusugan mo lang ang iniisip ko, sabi ko dahil ang akala ko ay galit siya. Of course not, hindi naman ako galit. Nabigla lang ako dahil ikaw pa ang kauna-unahang babae ang gumawa sa akin ng ipagbawal ang sigarilyo. Ang hindi ko alam na panata ni Renan sa kanyang sarili na kung sakaling darating ang isang babae na magbabawal sa kanyang pagsisigarilyo ay siyang papakasalan niya. Hapon na kami dumating kaya maganda ang paligid sapagkat hindi mainit at maganda ang simoy ng hangin. Anong gusto mong kainin? Siguro masarap ang sinabawang hipon. Sige, tingnan ko muna kung mayroong stock sa ref. Okay, ayaw mo bang sumama sa loob? Dito na lang muna ako. Pumasok si Renan sa loob ng bahay at ako naman ay malaya kong pinagmasdan ang malawak na karagatan. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga at hindi ko man lang namalayan na sa buntong hiningang ito ay may sasabay palang mga luha. Bakit ba ang hirap kalimutan? Bakit ba patuloy akong nasasaktan? Hanggang kailan ba ako magpapasakop sa aking nakaraan? Malungot kong tanong sa aking sarili. Nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ni Renan ay dali-dali ko namang pinunasan ang aking mga luha, dahil ayaw kong ipakita sa kanya ang aking kadramahan. Umiiyak ka na naman? Tanong ni Renan sa mahinang boses. Ah, hindi naman, napuwing lang ako. Ngunit parang hindi kumbinsido si Renan at lumapit siya sa akin sabay hawak niya sa aking baba. Bahagya niyang inaangat ito at tinitigan niyang mabuti ang aking mga mata. Ako naman ang hindi makaganti sa sobrang talim ng kanyang mga titig at napayuko akong bigla. Hindi ka napuwing, diretsahang sabi ni Renan, sabay bitaw niya sa aking baba at tumalikod sa akin. Ako naman ay hindi nakakibo. Halika, doon tayo, yaya ni Renan, at dinala niya ang isang kaong beer. Tulungan na kita, huwag na, dalhin mo na lang ang ibang dala natin. Okay, nagpunta kami sa kabilang dulo kung saan na may isang nakatayong cottage na gawa sa kawayan. Ang ganda naman dito, simpleng simple pero class ang nakikipag-date. Si Mama ang pumili nito, tugon ni Renan, nasaan pala ang mga magulang mo? 3 years ago they passed away, malungkot niyang sagot. Naku, pasensya na, Renan. It's okay, Jacinta, sabay hawak sa aking balikat. Nang tingnan ko ang kanyang mga mata ay may nangingilid na mga luha dito, siguro may nangyari sa kanyang mga magulang na hindi kanais-nais. Nagsimulang magbukas ng beer si Renan at inabot niya sa akin. Nasaan na ang hipon? Walang stock, nagpapabili pa ako sa caretaker at pinapaluto ko na sa kanya. Napasarap ang aking pag-inom sa beer at si Renan ay parang nagtitipid. Hindi ko na iniisip na pwede akong malasing sa aking ginagawa, basta ang alam ko lang sa mga sandaling ito ay makalimutan ko man lang kahit saglit ang aking mga problema. Jacinta, okay lang, baka lasing ka na. Okay lang kung malasing ako Renan, nandyan ka naman. May tiwala naman ako sa'yo, alam kong hindi mo ako pababayaan. Turan ko na medyo nagsimula nang nag-iiba ang aking boses. Oo naman, I'm here for you, salamat. Sumapit ang pagdilim ngunit nanatili pa rin kami sa cottage, nagpatuloy ang kwentuhan at ang pag-inom ng beer. Ang tibay ng sikmura mo, Jacinta, nakailang bote ka na pero hindi ka pa rin nalasing, nakangiting sabi niya.
Anong hindi pa? Lasing na ako pero carry pa. Alam mo bang mas maganda ka pala kung lasing ka? Nako, nambobola ka pa. Bakit mo naman nasabi yan, Raynan? Hindi ako nambobola, Jacinta. Ngayon pa kasi kita nakitang nakangiti ng ganyan. Bigla akong natahimik at napaisip na kung kailan ba ako huling ngumiti ng malaya. Jacinta, sandali lang, ha? May kukunin lang ako sa loob. Okay, habang nag-iisa ako ay bigla kong naisipan na maglakad-lakad sa dalampasigan para makasagap ng preskong hangin. Ngunit sa aking paglalakad na mag-isa ay bigla na lamang bumabalik sa aking alaala ang lahat na nangyayari sa aking buhay. Napahagulgol akong bigla. Jacinta, tarantang sambit ni Raynan sa aking pangalan at patakbo siyang lumapit sa akin at niyakap niya ako ng napakahigpit. Jacinta, calm down, Raynan, kailan ko pa ba makakalimutan ang lahat? Kailan pa ba muling tatahimik ang aking isip? Bakit sa akin pa nangyari ang lahat ng ito? Mga tanong ko at patuloy ang pag-agos ng aking mga luha sa balikat ni Raynan. Makakalimutan mo rin ang lahat, Jacinta. Mahina ang sagot ni Raynan at nanatili pa rin nakayakap sa akin. Paano, kailan, tanong ko sabay kalas ko sa mga bisig ni Raynan. Hayaan mong tulungan kita na makalimutan mo ang lahat, Jacinta. Hayaan mong ako ang gagamot sa lahat ng iyong masasakit na nakaraan. Pahayag ni Raynan habang tinitigan niya ang aking mga mata at pagkatapos ay muli niya akong niyakap. Pakiramdam ko ay tama si Raynan, malaki ang maitulong niya sa akin para mas madali kong makalimutan ang lahat. Naramdaman ko na lang na yamakap na rin ako sa kanya. Siguro dahil damang-dama ko ang tunay na malasakit niya sa akin. Salamat, Raynan, tanging nasabi ko habang ang aking baba ay nakapatong pa sa kanyang balikat. Halika na, bumalik na tayo sa cottage. Pinag-alala mo naman akong bigla, sabi ni Raynan, sabay suot niya sa akin ang jacket. Yun pala ang dahilan kung bakit siya pumasok sa bahay. Salamat, muli kaming bumalik sa cottage at nagpatuloy sa pag-inom. Hanggang sa maubos namin ito at tama ring nalasing ako. Tayo na sa loob, Jacinta, masyado ng gabi at wala na tayong maiinom. Okay, sagot ko at akmang tatayo na sana ako, ngunit biglang umikot ang paligid. Jacinta, bulalas ni Raynan at maagap niya akong nasalo. Sorry, lasing na yata ako, Raynan, sabi ko at nagtama ang aming mga mata. Normal lang iyan na malasing ka, ang takaw mo kasi sa beer, nakangiting sabi niya at sabay buhat niya sa akin. Karga ako ni Raynan patungo sa loob ng bahay at ipinasok niya ako sa isang maluwang na kwarto, maingat niya akong ibinaba sa kama at pinaupo sabay tanggal sa aking jacket. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka, Jacinta, dyan lang ako sa kabilang kwarto. Bili ni Raynan sa akin na sinabayan pa niya sa paglagay ng kumot sa aking katawan. Salamat, welcome, good night, Jacinta, tugon niya sabay halik sa aking pisngi, agad na siyang tumayo at lumabas sa kwarto. Lihim ko namang na-appreciate ang ginagawang paggalang at pagpapahalaga ni Raynan sa akin, para rin itong si Patricio sa kanyang ginagawa. Dahil sa daming beer na aking nainom ay agad akong nakatulog. Hanggang kinabukasan ay hindi ko na namalayan kung anong oras na. Nagising na lang ako nang may narinig akong ingay mula sa labas ng kwarto. Tiningnan ko ang aking relo at mag-alas dos na pala. Hala, tanghali na pala, bulalas ko at dali-daling bumangon. Kahit masakit ang aking ulo ay hindi ko na ito iniinda sapagkat naunahan ako ng hiya para kay Raynan. Lumabas ako sa kwarto na nakahawak pa sa aking ulo dahil para itong sasabog sa sobrang sakit. Raynan, sambit ko sa kanyang pangalan, dito ako, Jacinta. Narinig ko ang kanyang boses mula sa kusina kaya agad akong lumapit, ano ang ginagawa mo? Ito, nagluluto ako ng pang-lunch at tamang-tama dahil paluto na ang sinabawang na isda. Bakit hindi mo ako ginising ng maaga? Para sana nakapagluto ako. Okay lang, tinanghali rin ako ng gising, kailangan na nating lumuwas baka hinahanap na ako sa bahay. Dito muna tayo, alam ng magulang mo na nandito tayo. Ipinagpaalam na kita at isang linggo lang naman. Ano, gulat kong reaksyon, yes, isang linggo lang naman, Jacinta. Hindi pwede, wala akong bihisan. Problema ba iyan? Pupunta tayo sa bayan pagkatapos nating kumain. Wala akong pera, no problem, may pera naman ako. Pera mo, ngunit hindi akin, okay lang yan, Jacinta.
hindi naman milyon ang halaga sa bibilhin mo, aniya. Eh, paano ang trabaho mo? Pag-alala kong tanong sa kanya. Baka nakalimutan mong hawak ko ang aking oras, okay na rin ito para sa iyo upang ma-refresh mo yung sarili mo. Salamat, Reynan, ito, mainit na sabaw, higupin mo muna habang mainit pa. Laging welcome, Jacinta. Habang humihigop ako ng mainit na sabaw ay abala naman si Reynan sa pag-aasikaso sa kanyang niluluto. Medyo nakaramdam naman ako ng konting hiya kaya tumayo ako para tulungan siya. Anong gagawin mo? Tutulungan na kita, no? Thanks, maupo ka na lang at hayaan mo na ako dito. Nakakahiya naman sa'yo, Reynan, huwag ka nang mahiya, bisita kita kaya chills ka lang dyan. Wala akong nagawa kaya hinayaan ko na lang siya, babawi na ang ako. Kahit hindi na, Jacinta, okay lang sa akin. Hanggang sa nagsimula na kaming kumain at nag-enjoy ako habang pinagmasdan si Reynan. Sapagkat nagkakamay ito at ang bilis pang sumubaw. Naani mo'y sanay na sanay siya sa buhay mahirap. Magkamay ka na rin para magiging masarap ang kain mo, Jacinta. Sige, sobrang sarap ang aming pinagsaluhang almusal at tulad din sa amin ni Patricio noon. Maraming mga katangian ang nasa kay Reynan na kahalintulad din kay Patricio, kaya di ko maiwasan na maalala siya. Nabusog ka ba? Ah, oo naman, sobrang napasarap ang aking kain. Kumain ka pa, ayaw ko na, wala nang mapaglagyan. After naming kumain ay hindi na ako pumayag na si Reynan pa rin ang gumagawa sa pagligpit, nagtulungan kaming dalawa at nang matapos ay nagpaalam na akong maligo. Reynan, sambit ko nang papasok na sana ako sa kwarto. Ham, pasimpleng tugon niya, wala akong damit at saka, pang ilalim, nahihiya kong pagtatapat at bahagya naman siyang ngumiti. Halika ka sa kwarto ko, maghanap tayo, pumasok nga kami at pumili siya sa kanyang mga damit, ito, baka kasya sayo, sabi niya sabay bigay sa isang kulay puting t-shirt. Oo, pwede na ito, ito. Isuot mo na lang muna, hindi ko pa nasuot yan, nakangiti niyang abot sa kanya kulay itim na brief. Lumaki naman ang aking mga mata sa kanyang inaabot sa akin at nagdadalawang isip akong tanggapin ba ito, dahil ito pa ang kauna-unahan na makapagsuot ako ng brief. Sige na, pansamantala lang naman, Jacinta, at totoong hindi ko pa yan naisuot, paliwanag ni Reynan. Napalakak ako ng tawa sapagkat hindi ko mapigilan ang aking sarili. Dahil pakiramdam ko ay kiniliti ako sa aking pagsusuot ng brief. Akin na nga, sabi ko sabay hablat sa brief na kanyang hawak. Humalaklak na naman ako habang papalabas sa pinto. At si Reynan naman ay bahagyang napailing na may kasamang ngiti. Kahit sa aking pagligo ay hindi pa rin nawala ang brief sa aking isipan at talagang nagdudulot yun ng ngiti sa akin, nang matapos na ako ay una kong isinuot ang damit ni Reynan, at nang mahawakan ko na ang bigay niyang brief. Bahagya ko itong inangat at tinitigan ng konti at muli akong napangiti, hanggang sa isinuot ko ito at sabay ka pa sa aking harapan. Dahil hindi naman masi anong madumi ang aking pantalon ay muli ko itong isinuot at sa isip ko. Ngayon lang naman ito, hanggang sa lumabas na ako mula sa kwarto. Kasya ba? Salubong na tanong ni Reynan with matching smile. Oo, bagay ba? Tanong niya ulit na hindi pa nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Bagay naman, tugon ko at nagtawanan kaming dalawa. Halika na, sige, nagtungo kami sa bayan at naghanap ng mabibilhan ng mga damit, hanggang sa makakita kami ng isang tindahan ng mga damit at doon kami pumasok. Tinulungan ako ni Reynan sa pagpili ng aking maisuot, halos niyang pinili para sa akin ay mga short pants. Gusto mo? Tanong ni Reynan sabay pakita ng swimsuit. Mag-swimming tayo, balik tanong ko sa kanya. Oh! Hanggang sa matapos kaming makapamili sa aking mga damit, dumaan rin kami sa grocery store para mamili ng aming makakain sa loob ng isang linggo. Nang matapos ay bumalik na kami sa rest house. Jacinta, oo, halika, mamangka tayo. Talaga, hindi ba nakakatakot iyon? Hindi naman, halika na, bilis. Sabi ni Reynan sabay hawak niya sa aking kamay at hinila niya ako at patakbong tinuloy.